sa DWIZ. Programang sasakulin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-usap. Pinakwinaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto, at si Trixie Cruz, Angeles, oh! Karambola, karambola, Uy, umaga, kaya pumutok na at pagbibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan natin mahal. Oh, Karambola. Magandang umaga ngayong Miyerkules, ika-anim ng Nobyembre 2019. Mapapakinggan po kami at mapapanood sa aming website www.dwiz882am.com. Okay? At live din tayo sa Facebook at sa YouTube, yung aming DWIZ882 page. Ang aming pong hotline at ang aming hotline muna, 8470-1750-254. Ang aming text line, 0918-350-2378 para ho sa inyong mga comments, sa inyong mga suggestion, para ho sa dun lang sa gusto mang asar sa amin. Pwede rin. Ako po si Conrad Banal. Maya-maya narito si TP Thinking Pinoy RJ Nieto at si Jonathan de la Cruz. Si Trixie Cruz Angeles ay bukas po darating. Okay. Bukas po siya. Tandaan niyo yung aming text line, 0918-350-2378. Yung mga hong hindi namin nababasa, huwag na kayong magtampo dahil sinasala din naman namin. Dahil kung babasahin namin lahat ng text, mauubos naman yung oras namin. Diba? Yun na lang babasahin natin. So pinipilinin na namin yan kung ano ba yung mga relevant doon sa aming pinag-usapan before, bago namin basahin yung mga text, para humaintindihan lamang ng mga ibang nagsasabi 10 beses na raw sila nag-text hindi pa nababasa. Okay? Pinipili ho rin yan, sinasala rin yan. At yung mga asar naman sa amin ni TP, ako, si Banal daw, at si TP, pwede rin kayong mag-text, pero sayang lang yung gagastos inyo. Hindi naman kami naaapektuhan nun. Eto na ho, ang balita ngayon, ang bumuluga sa atin ngayong umaga, tinuloy na ni Duterte yung kanyang dare, kung tawagin yan, di ba? Sa ating mga, noon tayo,
nung tayo yung mga teenager pa, di ba? May dare na sinasabi. Hamon. Hamon, kumbaga. Ikaw na. Ikaw na mamuno sa drug war daw. Dahil, obviously, sawi, failure. Hindi na lutas. Yun ang salitang hinahanap ko. Hindi na lutas ni Duterte yung problema. So obvious na failure. Meron akong hindi maintindihan to, Nip. Obvious kanino? Obvious sa kanya. Yung mga more than 80% na sa survey na sinasabi, satisfied sila dun sa drug war, ano yun, hindi obvious sa kanila. Ganon. Ang obvious sa kanila, umaandar yung drug war. So yung obvious na hindi daw, na it's a failure, the drug war, obvious yan, malamang dun sa kampo ni Robredo. Okay? So ngayon ho, sumulat ng memo at naglabasan pa nga yung photocopy ng memo mismo. Kung baga hindi lang yung text, yung buong memo nung ni Duterte na address sa Vice President. Ang Vice President natin, walang iba kundi si Lenny Robredo. Hindi ho si Marcos. Okay. Sa ngayon. So ang offer ni Duterte kay Robredo maging co-chair daw ng interagency. Yung interagency committee, yan ho yung kumbaga namamahala. Policy making body, sabihin na natin. Tagabigay ng direksyon. At yung mga direksyon na yun, syempre kung saan ang gagaling yun, pinag-aaralan nila, sinusuri nila yung mga paraan. Pagkatapos ini-implement. Tungkol dito sa war ni Duterte against illegal drugs. Yung hong interagency na yan, it's not a permanent body. Hindi ho siya talagang, kumbaga, it's like, hindi siya kamukha ng COMELEC o ng Commission on Audit o ng Civil Service Commission na talagang permanent body. Eto ho, ang nagtatag nito, si Duterte lamang. Okay? So, hindi raw pumayag, hindi raw tinanggap ng Vice Presidente natin ng, nadeklara ng COMELEC na Vice Presidente natin, si Robredo, na hindi raw tinanggap yung position na yan na co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Kasi daw, yan daw position na yan, it does not exist legally. Sabi, yun ang kanilang number one na dahilan kung bakit hindi tinanggap. Good morning, TP. Aso hindi tinanggap? Ikaw na lang tumanggap kaya, TP. Hindi tinanggap yung position? Dahil daw it does not legally exist. Ito yung observation. Bakla ka ng taon. The president can create whatever position she yan. Wants. Siya ho ang nagtayo niyang interagency na yan. Sir, kaya niyang i-reform whatever, anywhere, whatever he wants to do, pwede. Pag sinabi niyang merong co-chair, merong agad co-chair yon. Dahil siya pinagsimulan yan eh. Siya punod din yan. Di ba? Hindi ho permanent agency yan. Hindi permanent body yan. Na kailangan mo ng batas. Kailangan mo ng nasa constitution. Hindi. Basta sinabi lang ni Duterte, dahil siya ang gumawa niyan, pwede na yun. Ang hirap sa mga palusot eh. Ang daming palusot. Hindi, kasi nga, ano sir, ang incriminating yung sinabi ni Egay Erice. Ano? Ada in interview ng TV Patrol. Oh. Kesa daw, Duterte, naglabas ng appointment ni Lenny, ganyan-ganyan, okay, comment-comment. Okay. Tapos interview kay ng ANC, kay Erice sabi, hindi naman siya expert sa drugs eh. Sabi? So parang dapat daw niyang tanggapin. Dapat lang. Wait lang. So, saan ba siya expert?
Ha? Saan siya expert? Wag po ba, malayable ako. Pero... hindi nga. Ano, hint lang, hint. Sa tingin mo, saan siya expert? Hint lang, hint. Sa ano po... Basta expert. Paggawa ng greatest hits. Hindi kasi ganito. Hindi, mukhang lumalabas siya, expert siya. Sa pag-criticize lang. Without providing constructive feedback. Wala, niwalang data. Kasi, wala man lang pag, de, good morning, sir. Jonathan. Good morning. Good morning, boss John. Bagay morning. Na bagay may, sa yung... May data. May data, mali nga lang. Oy, teka muna. Obviously, a failure. Obvious sa kanya. Madali lang, wait. Ito yung reset. Ano baka hindi nga, hindi daw siya qualified hindi naman daw siya expert sa drug. Sino nagsabi niyan? Si Ege Erice sa ANC. Ha? Unbelievably. Nasaan ba itong Ege Erice na ito? Hindi, LP yan eh. Hardcore LP yan. Oh. Pero wait, correct me if I'm wrong. Si Lenny, vice president, and she is eyeing the presidency. Okay. Wait lang, pag presidente ka ba, kailangan... Expert ka? So paano ibig sabihin mo na pag naging presidente yan, hindi niya alam i-handle yung drug problem? She can always rely on other people. Hindi naman niya kailangan siya mismo eh. Ang ibig sabihin ni Richie doon, kapag ganyang position na, hindi naman ikaw presidente, kung ganyang position, ang presidente, ang i-appoint dyan, dapat, expert sa drugs. Halimbawa, sa law enforcement, sino ba head ng PDEA? Hindi ba? Dating uniparmado. Okay? So may alam siya sa law enforcement. So may... Bakit hindi ba human rights lawyer ito? Hindi. Walang alam sa law enforcement. Health issue ang drugs eh. Ay, health issue. Hindi naman ako. Walang ganyanan. Kasi alam nyo, sabi ni nung bata mo. Sino bata niya? Sino bata niya? Atorne, bata ako. Atorne Barry Gutierrez. Okay. Bata niya ba yun? Best friend mo. Sabi niya, wait lang. Magsasubmit naman si Vice President natin, Lenny Robredo. Ng kanyang reply. To the president. And at the same time, magsasubmit din siya ng mga recommendations. So, wow! Hindi ibig sabihin wala siya naiintindihan. Anak lang to ako, magsasubmit pala. Naiintindihan niya. She had 3 years, wala siya ready na listahan ng recommendations? Meron. Kaya she was never... Hindi siya na-consult eh. She was never given the opportunity. So she never had it ready? No, she... has always been wait ready. Wait lang ha, sorry ha. Baka yung Portuguese model. Alam mo. Ay? There has to be... Since the vice president, there has to be an occasion whereby... Tama. Pwede siya magbigay. Yung pagkakataon. Na ilabas niya. Hindi ba kasi... problema ko, ito yung tingin nila eh. Lito-lito nga ako sa statement nila. Hindi raw, una-una... The position does not exist. Mali. No. Sinagot na natin yan. Mali si Barry doon. Sinagot na natin. The president yan. Says it exists. It exists. Basta isa, ilalim na executive, it exists. Yeah. Ito, isa nga gumawa nitong committee na to eh. Tapos tuturuan mo siya, it doesn't exist. Ito nga, pangalawa. Ang tingin daw nila ni hindi naman daw seryoso. Anak lang to, kuha ka ng ma'am. May memo na nga eh. May appointment paper na nga. Meron ng dokumento, hindi pa daw seryoso naman yan. Oh, wait lang. Naman. Okay, two things. Anong palabas lang daw yun? Sir, two things. Okay. Kuwari may pinapangarap ako na maabot sa buhay. Okay. Ay, sir, ang CV ko, naka-ready lagi yan sa loob ng bag ko. Para pag may bigla ako nakasalubong na CEO kung saan, ito po CV ko. Ready ako agad. Hanggang ngayon, may CV ako sa loob ng bag ko. Pangalawa, di ba nung tinanggal niya sa housing, nagdrama-drama yan all over the world. Ay, tinanggal ako. Kapi kami. We would like to help the government but they don't want to give us the chance. Yes. O, eto na! Wala namang obligasyon ang any administration, wag lang si Duterte, kahit anong obligasyon, kahit na ano, na bigyan ng posisyon ang vice president, wala akong ganun. Wala. Walang ganong obligasyon. Lalo pa kung ganyan kabobo. Uy, wag. Huwag ganon. Aba, totoo nga, naman eh. Sabi naman ni Ega is, ano? She does not have any... Ikaw, Ega. She's not an expert. She's not an expert. Eh, wait lang, sir. Ega yun, pinalo up man ni Lagman. Mm. Eh,
yung offer na yan, trap yan. She's bound to fail. Ibig sabihin, ganun din sinabi niya, pareho lang no sinabi ni Egay. Okay, oh. Hindi niya alam ang gagawin niya. She's bound to fail. Oh, ano to, mga kaibigan mo ba to? Bakit? Ano kasama, ba to? Teka mo, kasama mo ba to mga ito sa LP? Ano ba yan? Wait lang. Wait lang. She is bound to fail. Kung ba nga, siguro, trap yan. Sumasakit ang bangs ko niya. Hindi, teka muna. Di ba ito mga ito, ito na lang mga naiiwan na kasama niya sa LP? Ah, wala. Kasi ganyan ang mga statement. Hindi, eh, paano? Ano eh, wala naman kasi ibang pwedeng puntahan ng media. Sino naman ang pupuntahan nila para tirahin yung offer ni Duterte? Kailangan kasi, ang report na to, hindi pwedeng okay ang offer ni Duterte. Siyempre, dapat ang report ng media rito. Wala ito. Masama si Duterte rito. Talagang trinatrap siya. Tinatrap. Pero sir, ang hirap ikutin eh. Ang hirap eh. Opportunidad eh. Eh wala. Eh, well, hindi niya kaya daw. As a matter of fact, ito, it's bound to fail. This is almost equivalent to dun sa sinabi ni, pag ganyan ang mga sagot nila, at kaya din ang susundan ni Lenny mamaya, this is almost equal to yung tanong ni Presidente nung debate kay Grace. Ay, totoo! Almost equal ito. Ito tanong ni Presidente. Credits po kay PCOO Assistant Secretary Queenie Rodolfo sa umimbento nito. Mm. Sabi niya, kumare, ito yung debate, yung 2016. Kumare, Senator po, Presidente ka na, ginising ka in the middle of the night of your chief of staff. Tapos sinabi na, ma'am, yung dalawa nating Coast Guard cutters pinasabog ng China sa South China Sea. What are you going to do? What will be the first three things that you will do? Sagot yung Crispo, babangon ako. Una, babangon ako. Oh, siyempre. Ay, hindi. Ang una niya sagot. Kasi naman, paano ka makakakilos kung tulog ka? Sir, ang sagot ko, una niya sagot, pag-iigtingin natin ang ating depensa, ganyan-ganyan. Tapos sabi ni Duterte, hindi nga, ma'am, pinasabog na nga. Pinasabog na natin dito na. Tapos namiloso po na si Grace. Ang sabi, una, babangon ako. Hala, talo si Chris Boggs. Nag-slide yung kanyang survey rating pagkatapos. Eh kasi nagmukha nga ng ESPN. Eh ako payag ako doon sa sagot niya. Abi siyempre, paano ka magtatrabaho kung nakahiga ka? Ay, kaya ko yun. Bumangon ka. Kaya ko yun. Ito, binigyan ka ng pagkakataon. You have always been criticizing. Samaan ito, pumunta ako sa UN, kung saan ako pumunta. Binanata mo ng binanata sa UN. Tapos pinagsiyan ka. Sinabihan ka, sige na. Tumulong ka na. Ang daming palusa. Hindi, ito pa narinig ko galing sa kampo. Hihingin daw pa yung spell out ano yung mga kasama dun sa pagiging co-chair. Siya ba raw ang in-charge halimbawa sa police? Nako. Ganyan. Siya raw ba ang in-charge sa... Bakit nyo kailangan lahat ito mga ganito na spell out? Kumbaga, maraming pang hihingin. Ah, so gusto nila. Marami pang hihingin. So parang feeling ni Lenny, favorite so, niya ito. So ito, hindi na to tungkol sa paano ba natin manutas ang drug problem. Hindi na to. Tungkol sa position na. Tungkol sa politics na to. It's like a chess game. Kung sino ang makaka-outsmart kanino. Outsmarting Duterte, doon po sa pagtatanong ng mga details, yung mga extremely specific details ng kanyang trabaho, it appears nga na tama. She is less concerned doon sa kung ano yung magiging kahihinatnan ng drug war. And more concerned about saving or protecting her political ass. Precisely. Okay. Yun na nga, parang yun nga. Ano naman yung political ass? Totoo naman. U.S. Yes. U.S. 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 Tayo. Pilipino yun, lima lang ang vowel sounds. Lima lang vowel sounds. Political tayo. Wala ah. Walang siya. Wala ah. S. Yung ano, kasi nga, kaya nakita mo, yung dalawang yun, Congressman Lagman saka Congressman Arise, sinabi na nila. Talaga si Arise, hindi talaga sinabi na nila yan. Hindi naman ako galit sa Isler, pero ba't sinabi naman yun? Ang pinag-usapan, bound to fail eh. Dapat maliwanag from the very start ang pinag-uusapan. Ang sinabi kasi, failure yung war on drugs mo, Mr. Obvious, President. Obvious. Failure yan. Ang sabi ko nga kanina, parang Jonat, obvious kanino. Oo. Doon sa more than 80% na who-approve of it? Who-approved the drug, na sinabing satisfied sila sa drug war. Obvious ba sa kanila? O obvious? Kanino obvious? Doon sa nalalabi. Kasi, ano yata? Okay. Alam ko naman, ganito. Co-chair ka. Uh-huh. Hindi ka sole chair. Co-chair. Okay.
Yung kasama niya, si Aaron Aquino. Yun ang nakaintindihan ng drug. Yun yung enforcement side. Mm. Diba, no? Yun naman may technical capability. And yun ang ibigay mo sa kanya, pwede naman kayo mag-usap eh. Hindi siya marunong mag-get. Kasi wait lang po sir. Kasi po, ang hindi ko mag-gets ng mga tao, pag halimbawa, nag-argue ko na ng international law, wala namang rules talaga na malinaw sa international law. Wala, eh. Talaga you just wing it. Diba? At yun yung style ng isa, yun yung hinahanap dati sa isang leader, yung marunong mag-blaze ng trail. Kung meron mga rules, pwede baguhin ni Duterte yun anytime. Tama. Hindi ba? Ito nga yan eh. You know, this is a measure of your capacity and character. Okay. Di ba? Gusto mo, sabi mo failure ito. Ngayon sinasabi sa'yo, sige nga, tumulong ka na. Kasi sa tingin mo, failure ito. Ano bang pwede mong gamit? If you are a leader, obviously, you are supposed to take it. Take yun. It! Without any qualms about it. Unang-una, co-chair ako, ako ang vice president, etc. Hindi ko pwede pagsabihan. Pwede kong pagsabihan lahat yan. Hindi ba pinagkamalaki na lang? She's the second most powerful official in the Philippines. Pwede kong pagsabihan sila lahat. At saka, if my solutions, if my suggestions are not heeded, pwede kong sabihin kay Presidente Duterte, sir, itong mga bata mo talaga. Hindi nakikinig sa akin. Wala, itong mga ito. Talaga palang itong mga ito kasama sa kanya. Number two. Hindi, magmumukha kakampi na siya ni Duterte noon. Hindi pwede noon. Hindi pwede yun. Wala yung drugs ang pinag-uusapan natin eh. Aha, number two. Okay. Kung sa tingin niya ay kailangan meron pang mas mabuting mga solution, mag-suggest siya. Okay. Ganun lang naman yun eh. At number three, kung sakali pong nasa point of no return na talaga sinasabotahe siya, edi mag-resign siya. Mag-resign siya. Tapos sabihin niya, ito po ah, tinry ko ng tumulong. Wala. Pero inaapin nila ako eh. Wala itong mga ito. At saka, pinapaikutan nila si Presidente. So, ganito yung lumalabas ngayon. Sila, yung si Duterte at ang kampo niya at iba lahat, lahat ng gawin ni Duterte, mali. Mali. Okay. So, dinner sila. Kayo nga. Okay? Ngayon, binigay sa kanila. Ito, yan, may appointment ka na. Mm. Ah, hindi pwede. Kasi maraming kondisyon. Kailangan ko ganito, kailangan ko ganyan. Yun yung darating na susunod na. Yung information na nakuha ko, ang susunod dyan, maraming hihingin. Ayan ganda. Privately, ganon. Mm. Tapos, so, it's the chess game continues. Time out. So, meantime, yung drug problem, ando pa rin siya. Persists. Kasi maski naman sino yung ilagay mo dyan, talagang mahihirapan. Pag nagpa-interview si Lenny sa ibang bansa, ang pinta niya parang, ay, mahal na mahal ko Pilipinas. Bakit nila pinapatay ang mga inosente? Eto ka na, ilalagay ka ng chair. So kung yung law enforcement, yung brutalan side, ihawak na ni Aaron Aquino. Mm. O di hawakan mo yung ano, yung pagmamahal side ng drug war. Okay. Hindi niya naisip yun. O limbawa, pinagmamalaki niya human rights lawyer siya eh. O di tumulong ka mag-build up ng case para sa IAS. O ngayon. Diba? Yung mga ganun kasi. Hindi pwede yan. Babarahin siya. Ah. She's being set up to fail. Trap yan. It's a trap. It's a trap. Ano ba yun? Hindi, ito, basta ito, walang mangyayari dyan, sa totoo lang. Sa totoo maski lang. Wala kauuwian itong... Pero ang malinaw na optics. Laman lang ng media to. Kasi every time na merong ang gagawin, pabenta lang ng ano. Papasukan na naman ng ibang mga conditions. So parang, hindi namin kayo tutulungan solusyonan yung problema. Hmm. Malalait lang kami. Ang hirap na. Hindi, ganun nga. Pero ang sagwa na magiging optics ito kay Robredo. You've been a critic of the drug war for the past 3 years. And now that you are being told, you're being given the opportunity to lead the drug war. And then, maybe tweak it in her own words. You'll decline. And you're the vice president. Not enough power. Ang gusto na presidente. Ang gusto nila, i-stabilize na lang si Duterte. Ayun naman. Maganda yung nilinaw na Okay. Sidebar lang, TP, no? Mm-hmm. Parin John at sidebar. Mm. Nabuhay na naman si Trillanes. Ala? Ano bakit sinabi daw? Niya? Kasi daw, yan daw nangyayaring yan. Para lang itago ni Duterte yung mga failures. It's the same narrative. Kaya yung ginawa niya yan eh. Yung dare na yan. Guguluhin lang. Mm. Mabaga nang hihito si Duterte. Para itago raw. Yung failure. Yung mga... Failures. Ano yung failures? Mm. Ito ah. Oh, yun. Kita niya na? Mm. Ito pa.
Sir. Oh, wait, oh. Sir. Bukod doon, meron pang meron ganyan. Pang sir. Oh. Ang dami, ha? Ang dami, Pedro. Boss Conrad, bigyan mo lang ako ng ilang segundo, ha? Okay. Like, kasi bago ko pa ang ganyan, kailangan ko muna kumbinsihin ko na... kailangan ko muna kumbinsihin sarili ko na may kapangyarihan pa at influence sa Trillanes, eh. Ilang 5 seconds lang, sir. Psych up. I-psych up mo sarili. Okay, okay. Kaya ko to. May influensya pa, may kapangyarihan pa. Oh, sige, sir, tuloy mo na. Okay, okay. May hirap kasi ano eh. Ano. Hindi, nagtataka ako, pinatulan. Okay. Eh, bakit siya ang kinu-quote niya? Yun nga. Bakit ano solo ba? Interview ba? Muna, ano pa kapilo mo? Ano sinabi niya? So, ito, ito. Lahat ng failures. Ito. Ano? Oh, number ayan one. Pa. Ano pa? Oh. Ito pang, at saka ito pa yan. Dami niyan. At mga yan. Mm. Oh. Dami. Dami niya sinabi. Ha? Puro mga general statements. It's obviously a failure ang drug war kay Robredo. Mm. Sabihin mo sa amin, paano naging failure? Mm. Sige, bigyan mo kami ng... maraming pinatay. Maraming murder? Maraming murder. Tumaas ang murder. Oh, oh. Mali eh, hindi naman tumaas. Bumaba ka ng one, mga 1-2. At saka yung mga no, EJK. EJK yan. 22,000 na ngayon. Mm. Oh, palaki ng palaki. Tapos ano yung mga police na involved, hindi na ba... Na ninja. Mm. Na ninja ka. Saka ninja, kunyari lang yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi, walang ginagawa. Ang dami. Saka huwag nyo sasabihin na ninja yan dahil 2014 pa yan. Meron pang smuggling. Smuggling. Meron pang smuggling. Failure talaga yan. At hindi mahuli-huli. Yung mga big time. Mga yung big, big time. Time. Oh, hindi nahuhuli. Hindi nahuhuli. Pinapatay na lang. Alam mo yung kasama... Alam mo, sir, ako, adik ano ako sa anime. Adik ako sa anime. Alam mo yung may kasabihan doon na the weapon is just, even the weakest weapon can be powerful if, magaling yung wielder. Of course. Ngayon, pag bobo yung wielder, ano gagawin mo? Lakihan mo yung weapon para hindi magmintes kasi laki na ibabasabog mo, di ba? Ano? Si Lenny, parang ganon. Di ba, binigyan ka na nga ng posisyon. Hindi mo nga lang sigurado kung ano yung specific details. Number pero kung magaling kang mamuliti ka, kung magaling kang leader, Kung ako ngayon yung nasa administrasyon, i-detail ko na yung ano over the past 3-4 months, 6 months na naging HUDCC chair. Siyang housing czar. Czar nun eh. Si Vice President Lenny Robredo. Ito yung ginawa niya. Ilistan nila. Okay. Para makita. O ito. Ayan ha, full ano yun ha, yung sinasabi niyo. Full ano ba nagawa niya? Anong nagawa sir, niya nun? Tatlo lang naman ang opisa na nagawa niya eh. Coordinate, encourage. Hindi, nagpa-photo session dun sa ano ikaw no? May housing eh. Hindi, dun sa ano, sa... Ano show to? Off. Nagpa-photo sila dun sa kwan, dun sa... Ah, sa memorial? Doon sa memorial na Holocaust. Ayun, sa Holocaust! Oh, diba? Oh. Importante yun. Meron na ba nakagawa nun? May mas manhid pa ba ron? Oh, diba? And then, gusto ko lang to, pinagtitripa ko lang to. Si Trillanes. Ay, pero wag ka. Siya, sabi niya, magtatagumpay lamang daw si Robredo kung bibigyan ng absolute authority. Sir, tsaka pave the way. Absolute authority to lead illegal drugs. What? Walang absolute authority, gagod to. Walang ganun. Hindi, ano nakalaman doon sa absolute authority? Ano yun? Puro general nga. So wait, puro general if she statement. Wants absolute authority, then she wants to be a dictator? Ah. Eh di ba ayaw mo na girl, medyo ingat. Hindi, kasi sorry, pag nandito si Attorney Trixie, dinis minorea na yun. Kasi ang sabi ni Trixie, pag abogado ka, you have to be precise very, very precise language. About your language, of diba? Course. Yung word niya, sinabi nga niya na murder is up by 60%. Mali eh, homicide dapat yun eh. Tapos eto, absolute authority, dictators, authoritarian. Hindi si Trillanes may sabi nun. Even the kailangan daw ibigay. Even the president, sarap mag-tripan eh. Oh, sige, sir. Even the president does not have any absolute authority. Wala. Kasi he can be checked by the courts. Kasi dapat binigyan siya ng, eto yung argument. Kung ano bakit daw? Kailangan ng absolute authority. Kasi pag meron na raw siya niya, kaya niya nang habulin yung mga drug lords. Ayan. Huh? Kasi daw si Duterte hindi naman hinahabol o tinitira yung mga drug lords. Ano ka ba? Ako lang na nasa krami.
ang suspect daw, ang mga tinitira lang daw, eh mga users. Hmm. Yeah. Eh kawawa naman kasi yung inaanak ni Risa. Ano ba kayo? Okay, okay. Tsaka yung mga nandun sa Bilibid, hindi ba? Teka, sino bang, ang daming mga na-headline na nga yung mga big, ano? Nandun doon na, sila. Nagsimatay. Actually po, hindi kasi, totoo lang, medyo, na, sir, medyo kasi hindi hinuhuli ni Pangulo eh. Pinapatay. Tinutumba na niya agad. Hindi. Diba? O dikta. Hindi, naman, dikta hindi naman ganon. Jaguar. Espinosa. Ang ibig mo ba sabihin, huhulihin pa niya yung nasa Bilibid? Hindi, nandun na nga eh. Hindi. Nandun na nga sila, di ba? Hindi, sir, wala naman sa Bilibid, nasa Krami yung isa eh. Hindi. Oo. Yung mga nasa Bilibid, yung mga nasa Bilibid, nilista na yun na nga yung mga pinaka eh. Yung mga, naging hub nga during the time of, ano, President Aquino. Yun ang production center. Production center at saka distribution hub yun eh. Yun ang HQ. Oh, ng drug. Ng drugs. Pag hindi mo ilagay sa main office. Punta sila sa BGC. Nakaka-stress. Yeah. Bago tayo magpatuloy. Kasi Mr. President, wag nyo kasi muna itutumba yung mga drug. Obviously, it's not working. Balikan natin para mga obvious na yan. Pero bago tayo magpatuloy dito at mag-break, tayo muna ay dito sa ating programang Karambola at Personal. Tayo ay nakikiramay sa pamilya Albano. Yung kay LPGMA. Congressman Rodolfo Albano Jr. Naging speaker yan. Naging majority leader. Ah, majority leader. Matagal. Isa sa mga pinakamatagal naging member ng Isabela. Isabela. Father of government. O may edad lang talaga. Kasakit at saka edad. Governor. 85 na raw eh. Tatay ni Governor Rodito Albano at saka ni Congressman Tony Pet Albano. Condolences po sir. Oh, condolences. At saka siyempre, ang good news naman natin ay congratulations and happy birthday to Governor Donoy Contreras of Capiz. Uy, happy birthday. Governor Contreras. He ran against the candidate of your favorite, Mar Rojas. Yeah. Ah, best friend ko rin yun. Marami akong favorite. Ang oras natin, alas 8:32 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin paring Conrad Banal, RJ Nieto aka Thinking Pinoy at si Atorne Trixie Cruz Angeles. Bukas po ang dating. Basta ang pag-uusapan nun natin yun. Walang lahat ng mga nais na tumulong sa administrasyon dito sa drug war, tungkol sa earthquake, etc. Marami. Ito tumitulong na. Meron na? Ha? Earthquake? Headline. Matindi ha. Business daw. Handang tumulong. Pwede na lang tumulong patanda. Sa mga earthquake victims. Victims. Mm. Yung mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Tumulong na ba, sir? Handa pa lang. Kau naman. Ay, shout out po sa ano. Has provided. Okay. Ang tawag eh, Philippine Disasters Resilience. Yung foundation. Foundation. Yan yung kay MVP. Cardinal Tagle. Oo. Ang pinuno. Siyempre. MVP yan. Kasama rito, Jaime Augusto Subelde Ayala. Mm-hmm. Sila ho ang chair. Mm-hmm. At saka Manuel V. Pangilinan. Napakagaling ah. Co-chair. Chair. Sila ang pinuno. Kaya ko binabanggit yan, chair at saka co-chair. Ang si Ayala po, ami-ari ng Manila Water. Mm. Si Pangilinan ho, yung kanyang Metro Pacific. May-ari ng Maynila. Hindi, kaya ko binabanggit yung tungkol lang, aside lang ito, parang Conrad TV. Tutulong daw. At headline, ha? Kaya at sa dami-dami ng tumulong, nasa earthquake, na mas malaki pa dyan, hindi nababalita. Ito headline. Hindi, pero ang importante dyan, sa headline na yan, at in addition, Sobel de Ayala at saka MVP at lahat. Chair at saka co-chair yan.
sa drugs. It does not exist. Tama-tama ho to. Ito nung sinabi ni Jonathan kanina, tama-tama. Tama ito, dahil, kasi tama, tubig ang kailangan ng kailangan mga... Kailangan ng tubig. Doon. Kailangan ng tubig ng mga earthquake victims. Earthquake. Yan ang kanilang hinihingi. Hindi, magkapadala po sila ng tubig doon, sir. Eh mo, walang tayo pero, tubig rito. Pero, ano lang, sir, 5 a.m. to... May specific time. 8 a.m. May oras. Ay, hindi pwede lang lumagpas doon. Opo, dahil po baka maubos yung angat dam. Ah, hindi pwede. Okay. Ganon. Pwede sabi ba? Niya. Tapos mabago iabot yung tubig, meron pong foreign currency adjustment. Ito yung mga to. Oh, kasi oy, shout daw, out po. Kailangan daw kasi may obligasyon daw ang private sector sa role to play in responding to calamities. Kasi daw ang mga kumpanya may core expertise in providing relief. Okay. Asan to mga to ng Yolanda? Sir. Nandun din. Nandun din. Oh. Pero hindi nahe-headline. Nag-pledge din sila. Ay, kasi walang problema sa tubig noon. Ala. Wala. Boss Conrad. Hindi pa sila binabakbakan noon. Okay. Kasi two things. Number one, meron pong nagko-comment eh. Sabi, nakaka-irita daw makinig sa atin. So sinabi ko parang, ay sorry naman po na ang mundo ay hindi tailor-made for your taste. Number two, eh yung Cebu Pacific eh. Shout out po sa mga Gokong Way. I love you all. Kahit po ayoko na Cebu Pacific. Sasakay na rin ako. Sige na nga. Kasi po, nagpo-provide sila ng free shipping para sa mga relief goods from Manila to yung mga affected na areas. Very good. Kasi si Chrisette Chu, yung isang... Eh, hindi ba in-announce? Nasaan na in-headline din yun? Hindi eh. Hindi. Tumulong lang sila eh. Ayaw na headline. Oh. O kasi pag hin-headline nyo yung sir, isipin mo, magkano yung ad space na yon na pwede ibenta na lang? Kung binenta nila ng 300,000 yun. Hindi naman bayad to eh. Oh. Balita ito eh. It's news eh. Pero at talagang newsworthy. Dalawa lang dyaryo naglabas. Star at saka Inquirer. Buti pa yung iba dyan eh. Oh. Yung iba dyan. Alam nyo, mas effective pa yung ginawa ng Cebu Pack. Nag-viral ng organic kaysa sa ganyan na mukhang paid, mukha lang naman ha, na mukhang paid PR. Para ba napakalaki na nung ginawa? Alam mo ba, San Miguel, ilang bahay ang itinayo niyan? Meron din? Sobra! Sa mga hundreds of millions ang ginastos sa mga na yan. Disaster. Minabasa ka ba? Eh, may kasalanan kasi dyan si Ramon Ang. Ayaw niya i-announce. Hindi siya bumili ng dyaryo. Bumili ka rin sa sarili mo dyaryo. Hindi, maski may dyaryo yan, hindi i-announce yun. Hindi pinag... Ito may ibang ibig sabihin ito. Okay? So, yung nasirang bahay ho na dyan, mahigit sa 20,000 na raw. Nasa, umaabot na sa 21,000. Dyan si area na yan. O, natakot tuloy, sir, yung ano, angat buhay ni Lenny. Alam mo yung nung nagbagya tayo ni sa may bandang North Mindanao. Tapos nagpadala siya ng mga Wilkins. Tapos pinag-aibang niya na party ng ating angat buhay program. Tapos, a day or two later, naglabas ng message ang Coke. Tumutulong na po ang Coke dati pa. Ganun na sabi. Tumutulong. Hindi na lang pinatamaan si Lenny. Pero ang obvious na ay. Kasi po yung... Hindi, may fundraising din kasi ang Office of the Vice President. Meron ngayon, meron. Nag-announce sila. Oo, may fundraising. Sige na nga, tatanggapin namin kung meron kayong gustong ibigay. Yan. Sige na nga. Hindi yung unabis pa lang. Sir, meron silang kalahat, mahigit kalahating billion na budget. Hindi sila makapagtabi kahit 1/5 nun. Hindi, more than 500 na ngayon. Mahigit kalahating billion. Kita mo, halos parehong-pareho yung storya. In the same, dalawang dyaryo. Parehong-pareho headline, pareho ang lead, pareho ang second paragraph, pareho ang third paragraph. Siyempre! This is big news. Importante yan. Dapat ipalabas talaga yan. Na nagbibigay ng motherhood statement. Ang statement ni Sobel, business is committed to help. Of course. Just do it. Just do it. Tapos pag... Ako naman... We is committed to help. Si ganun din si Pangilinan. Private sector has a role to play. In fairness, sir. In fairness kay Pangilinan at saka kay Ayala, kailangan talaga nalang i-publicize yun eh. It's part nun sa kanilang papababangon ng image nila eh. Okay. For the company. And that's perfectly understandable. Pero Chong, tapusin niyo muna yung tulong. Wag na yung bawat step of the way tapos merong PR. Ang anong actually ho, ang mas malaking nangangailangan ng tulong sa ngayon
At ito ay matagal nang naghihintay ng tulong sa inyo. At hindi, actually, hindi tulong. Obligasyon nyo ito eh. Yung mga water consumers dito sa Metro Manila. Metro Manila. Kailangan din ho ng tulong. Kailangan ho ng tulong ito. Dahil para kaming may calamity rin dito. Ito calamity na nga. Next to ano na to eh. Eh, uy, ang aga-aga pa, meron na ho tayong water interruption. Oo. Okay. Yeah. Ewan ko kung... Baka naman pwedeng pagandahin ang servisyo. Ewan ko, hindi ako naglinis ng bathtub. Pero yung nung ako ng tubig kanina, meron, nung trinchinek ko na, nung mapupuno na yung bathtub, merong gumagano'n na gumagalaw-galaw. Sa bathtub? Sa bathtub. Oo. Sabi ko, saan ba kaya galing niya rin? Huwag mo iinumin ng tubig. Eh kahit malinis naman sir, hindi ko maiinumin yung tubig sa bathtub. Pero, huwag mo iinumin yun. Diba, sa kaya galing yung maraming niya yung tubig na lumalabas? Ayun. Eh, yung bagong balita nga, yung pag-asa natin na madalian, sa kape, meron dyan kasi yung brood. Instant. Yung brood. Ang brood coffee ho, yung kaliwadam. Oo. Ang instant coffee na wawadam. Ang problema, nag-umangal ngayon yung si Enrique Razon. Oo. Siya ho ang principal behind the project. Mm. Na etong ating MWSS, dinidribble yung project. Oo. Kumbaga, wasting time. Mm. Kumbaga sa basketball. Oo. Hindi ba? Sir, hindi. Naghingi pa. Skip ako dyan. Ano? Hindi yung mismong message ay pero kung sino yung nagsabi. Sino? Hindi ko ba sabihin yung nagpangalan na nagsabi kasi premature na mag-comment siya eh. Tama. Pero let's just put it this way. Lahat po ng government officials na may kinalaman dyan sa issue ng dam-dam na yan. Okay. Maganda po makinig po kayo dito dahil po I think medyo malaki ang influence nito sa magiging kinabukasan ninyo. Okay. Depende sa kung paano gawin yung decision. At saka ito, tatago natin sa pangalan. Mamaya. Wag. Basta makinig po kayo sa amin. Makinig muna ako kayo. Iyang kaliwadam, panahon pa ni Imelda yan sa Department of Human Settlements. Yes. Meron ng pre-feasibility studies. Yes. Ang problema, Shinelf after the EDSA Revolution. Hmm. Eh, siyempre, alam, Shinelf naman lahat ng Marcos. Hmm. Revived noong panahon ni Revive. Nga, pati yung mga ospital. Oh, nababoy true. Na nga. Ni-revive noong panahon ni Ramos. Mm. Oh. So, yung mga oppositors noon na naiintindihan na ang water crisis ngayon, asa nagtutulak ngayon na matuloy. Mm. Mm. Oh. So, parang, wow. Kayo pumili niyan dati eh. Tapos ngayon, biglang game na. Hindi, panahon ni GMA, go na rin yan. Go na rin yan. Pero ang principal noon, San Miguel. Oo. Oh. Therefore, hindi pwede. Kumbaga, parang yung airport. Mm. Yung airport sa Bulacan, gusto nila magkaroon ng bagong airport. Pero hindi pwede. Pero sila dapat ang may-ari. Parang gusto namin na magbabago, pero gusto namin kami bida. Kaliwadam, gusto namin. Walang pinag-iba yan dito sa pagiging drug czar. Kailangan namin absolute power. Ayan, absolute. Exactly. Sabi ko nga kahapon eh. Absolute authority. Boss Janat, sabi ko nga kahapon, Lenny, drug czar ha, hindi drug char. Nang cha-char lang kasi si Lenny for the past 3 years. Alam mo yung dami-dami mong back. Makunos ko. Ganyan yan. Yung sinasabi mo, TP, dun sa tinatago natin ang pangalan, totoo yan. Maraming ganyan. Maganda itong project nito, pero kailangan kami mag-i-implement. Kami dapat bida. Kami yan. At kami dapat kikita. Oo. Kami yan. Hindi pwedeng iba. Pero kahit na inferior yung aming counter-proposal. Yan. Exactly. Airport. Yan, diba? Nga. Yung isa nag-offer ng bagong world-class airport, yung isa nag-offer ng tapal. Oh. Yung sinasabi nga ni Pari, ilista natin, actually, kung ako ang nandiyan sa ano ngayon, na walang ginagawa. Research? Research! Ililista ko lahat yan. Alin? Panahon ni Marcos, FBR, etc. Ito lahat yung mga project dapat na nangyari, etc. Na hindi pinapansin o tinapon pa dahil hindi sila mag-i-implement. Aha. Di ba? Maraming ganun. Maski kay GMA. GMA na lang. Ang dami. Siyempre, hindi naman matatapos lahat yan. During the term of the president. Of course. So si Duterte,
kinakabahan ako rito yung mga sinimulan niya kasi meron siyang bago ngayon yung list ng major project. Kaya kaba ko nga so mag-extend yan, masisimulan nila mag-extend yan doon sa susunod. Ang kaba ko nga sir, yung Metro Manila Subway baka isang istasyon lang ang mangyari ito. Pwede. Guys, sakay tayo sa Subway, baba sa Subway. Hindi na itutuloy yan. Ito lang istasyon eh. Okay, labas na tayo uli. Ganun ang mangyayari doon. Hindi, maraming ganyan na nangyari. Noong panahon na yan, maraming ganyan na itutuloy na hindi tinuloy. Yung okay. Ganoon na nangyari, marami yan. Ang mga kumpanya raw ho, na ayon doon sa report, na tumulong talaga. Ang kinukot ng report si Jaime Augusto Sobel de Ayala at si Manuel B. Pangilinan. Ang mga nga tumulong, ha? Kung ako po... Makati Medical Center. Okay. Kanino ba yun? Money. Mani Pangilinan. Ang puro hospital, kanila na lahat. Globe Telecom. Siyempre. Kay Ayala. Manila Water. Ayan. Ayala. Maynila. Ayan. Pangilinan. Metro Pacific. Pangilinan. Juan Meralco Foundation. Ayan. Pangilinan. Philippine Airlines. Ay, delusyutan yun. Smart. Ayan. Smart Communication. Pangilinan rin. PLDT. Napakagaling nito nga. Wow, earth-shaking news. At headline. Front page? At headline. Headline. Hindi, I mean, okay lang siya na parang page 4, page 3. Pero wala. Front page? Million-million na ho ang tumutulong. Na hindi nagpapakilala, never, etc. Nandoon na ho silang lahat. Ako mas open-minded ako dyan. Okay lang. Okay lang yan. Okay lang silang mag-press mag-self, self-pleasure. Self-congratulation. Self-congratulation. Oo, ganun. Pero... O yun naman yung front page, mas marami mas mahalaga ibalita sa front page. Hindi, ang iba, hindi lang kasi binasa ni Paring Conrad nandun sa huli. And by the way, bababaan ho namin ang singil sa, hindi ba sinabi yun? Hindi ba sinabi yun? Babaan nila yung singil. And by the way, bababaan po namin yung singil sa tubig. Quiet nga sa tubig eh. Kasi alam yun lang ang gustong, yun lang ang gustong takpan dito eh. Kaya nga kailangan ng mga ganyang move. Alam mo yan, typical PR move yan, 'di ba, parang Jonat? Ikaw naman parang hindi ka dating journalist. Mas Conrad, alam mo yung alam mo naman niya, typical PR move. Sir, kailangan pagtakpan mo yung kasalanan. Yeah. Gagawa ka ngayon ng ibang isyu. Virtues. Bigla ko natandaan sir si Pablo Escobar. Oh. Ginawa niyang addict yung buong Amerika. Uh-huh. Pero para ma-nice siya, nagbibigay siya ng libreng paara, libreng skala. Pero in the grander scheme of things, binawarak niya yung lipunan. Etong mga to, kung gusto niyo talaga makatulong, yung totoong disaster, yung totoong calamity, ang i-address ninyo, at yun ay yung water crisis. Dito sa Metro Manila. Yung inyong calamity yun. Na kayo yung nag-create. Obligasyon. Hinihintay ko na lang yung prime water mag... karon din ng ganitong press release. We're already there. Yan ang press release. We're there already. Kasi tinutulong na. Tinikover na namin yung water business. Sir, hindi na kailangan mag-press release ng prime. Tinikover na. Sir, ito totohanan lang. Kaibigan ko pa naman yun eh. Pero yung real talk lang eh. Sorry, wala pong kaibigan eh. Hindi na kailangan mag-press release ng prime water. Bakit? Meron na silang native advertising. Ayun. Di ba na? Oo. Google nyo na lang po kung ano yung native advertising. Tsaka hindi naman kailangan babaan ang presyo ng tubig. Parin Jonat. Kasi ayon sa Central Bank, lowest in 3.5 years ang ating inflation. Nakakakaba na sir, 0.8 na lang sir. Ano? Zero po, yung month to month, 0.8. Ganun. Sino nagsasabi niyan? Ang Bangko Central Bank. Now, itong si Benjo. Kasi ganito yung, balikan ko lang yung background ha. Noong panahon na si Duterte, gustong ipasaya mga build. Tapos yung kanyang train. Nagkataon, masama ang ano nun eh, biglang bigas nagkaroon ng shortage. Problema, etc. Yung oil biglang tumaas. Sumipa ngayon ang inflation. Okay? Yung mga anti-Duterte na businesses, nagpakawala ng mga PR nila.
mga PR nila at tinira ng tinira si Duterte. At kasama dyan ka mo, parin ko. Yung inflation doon. Kasama dyan yung mga ekonomista ng Senado. Ayan. Ay! Kasama dyan. Kasama dyan. Yun ang nga yan eh. Meron mga kasama, sir. Bukod pa sa mga ekonomista ng Senado, may kasama pa, sir. Yung mga nagpapanggap na ekonomista sa Senado. Sumama pa yun. Okay, kasi medyo konti lang ekonomista din eh. Yung nagpapanggap. Andin din ang dating nila, no? Grabe! Ay, grabe. End of the world. No. Para zombie apocalypse. Hindi, kasama pa rin pala yung ano, yung expert na si Hidarian. Kasama pa rin yan. Pareho-pareho sila na sinasabi ng study na galing sa London na hindi naman kilala. Yung institute na yan. Yung capital economics. Yan o yan, background niya. Background. End of the world na yun. Wala kasi ibang mai-issue. Walang ma-issue, taas ng popularity rating, lahat ng tao payag sa drug war, binabakbang a concerted effort. End of the world. Eto, ano sasabihin nila ngayon kaya dito? Nako. Yeah, pero may inflation pa rin eh. Nako. Ano eh, ang sasabihin nila, mayroon pa rin 0.8 na eh. Eh 0.8 na mayroon pa rin. Hindi naman ibig sabihin na wala ng inflation. Meron pa rin inflation. So they want the economy to grind to a halt. Ganun. Wala na lang business. Pero wait, nanonotice ninyo, 0.8 ngayon. Last year, 6 plus, nag-peak yan sa 6.4. Yes. Yung banatan eh. Ngayon, ito yung kaba ko. Masyado nang mababa. Para sa akin ng mga 2% man lang, mga ganun man lang, para komportable. Kasi nga mga hindi kasi andyan na yung bigas. Hindi na problema yung bigas. Ang oil, napakaganda ng presyo ngayon sa international market. Saan ang gagaling itong inflation na to? Doon sa growth na economy. Mm. Okay? Kasi po, habang umuunlad ang business, hindi mo maiiwasan magkaroon ng inflation. Mm. Dahil po pag nag-grow ang business, dumadami ang pera ng tao. Umiikot yung pera. Mas marami yung supply ng pera, bababa ang relative value ng pera. Tapos, di po ba? Kaya nagkakaroon ng inflation. Yun. Hindi, unavoidable yan. Unavoidable. Ito po nga eh. As a matter of fact, ang pinag-uusapan dyan, yung bond. Gano'ng kalaki ho, dapat yan under control. Oh, yes. Pero ito medyo fortunate, hindi naman fortunate eh, pero hindi eh. Ganito, di po ba na-delay ang budget ng halos 6 months, 5 months? Tapos for the first 5 months, wala tayong nagastos. So ibig sabihin, bumaba yung umikot na pera sa ekonomiya. So isa siguro yung sa mga pinakamalaking contributory factors kung bakit nag 0.8. Ngayon eto, sinabi ko rin sa mga followers ko, hala, ba't ang baba ng inflation? Tapos sinabi, nung mataas nagreklamo sila, ngayong mababa nagreklamo ka, ba't ang daming reklamo? Hindi kasi mga friends, ang inflation po, kamukha na sabi ko kay Boss Conrad dati, parang blood pressure. Pagka na-high blood ka, kailangan nilagay mo lang sa normal yung blood pressure. Hindi kailangan na i-zero mo yung blood pressure. Hindi kasi patay ka na doon. Walang sirkulasyon yung dugo mo noon. Flatline ka na noon. Kumbaga, yun pong 2%, yun po yung mga 100 over 90. Mga ganon. Yung mga tama-tama lang. Pero pagka nagsi-0.8 po yan, low blood ka na. Pero yung anemic ka na dyan. Ang hindi ibig sabihin ng 0.8 inflation, eh, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo, hindi ho. Yeah. Kasi weighted dyan. Ibig sabihin na weighted, may mga items dyan. Na involved. Na basket of goods. Iba, basket of goods dyan. Doon sa mga basket na yon, meron mga presyo na bumaba. Halimbawa, ang sabi ng report ng Central Bank, bigas at gulay, bumaba yung presyo niyan. Okay? Meron mga tumaas ang presyo. Halimbawa, housing. Mm. Eh talaga naman, grabe naman talaga ang boom eh. Lalo pa't gumuho pa yung isang condo doon. Eh di ba? Mm. Ayos sa akin, masama din yung ganyan. Ganun. May speculation sa real estate. It's really inflationary. Sana ang may mga grupo ayaw nila mag-real estate dahil they don't believe in it. Yeah, tsaka yung housing dapat dun sa mga locals yung talagang kailangan. Hindi dito sa mga hindi rito sa overdeveloped na. Ano pa? So yan, yung housing utilities. Tumaas yan. I think, Boss Conrad, na-mention. Utility. Utility? Tubig? Utilities. Tubig. Kuryente. At ano pa ba? Communications. Communications.
mahal ng hindi naman nagmumura ang ating internet eh. No. Mabagal pa eh. And in fairness, mabilis-bilis na internet natin ngayon, at least sa urban areas, difference, nuknukan pa rin ng mahal. Yun pong plan ko ngayon, hindi ko nalang pangalanan yung ano. Yung provider. Provider kasi makahanapin yung pangalan ko sa database nila. Hindi ba ganun gagawin? Eh lalo hinaan yung iyong signal. Lalo ano. Hindi ganun. Ano? Yung pong, yung comparable na speed sa Thailand. Ang binabayaran ko ngayon, libo, mga, ano lang, 20% lang ang binabayad sa Thailand. Ganon. Ganon katindi ang kanilang... Kasi meron yung sinabi ko na noon, yung backbone. Hmm. Importante yun eh. Nailagay ng computer. Ano nangyari sa Facebook cable? Eh, ginagawa pa yun. Hindi pa... Dapat tanungin mo kay Vince. Physical, it's a physical... hindi bukas meron na, hindi... ilalay mo yung cable and everything. So, medyo matagal-tagal yun. At saka, di, yung I understand yung tungkol dyan sa Facebook cable na yan, may konting ano sila dyan na related dun sa pagpunta niyan sa China. Okay. Hmm. Ang mga nag-contribute dun sa decline ng inflation rate, yun yung food at saka non-alcoholic beverage. Mm-hmm. Okay. Meron ding konting decline sa transport. Ang mga nagtaasan ho, yung sinabi ko na nga sa inyo, housing, yung utilities. Yung inireklamo ni TP na internet niya. Ito pa, pare. Health. Health! Yan ang mga problema natin. Naging problema yan. Ah, hindi, mawawala. Nagtaas, tumaas din yan. Mawawala na yung problema na yan. Kasi nabawi yung pagtaas nila, nabawi nung sa food, at non-alcoholic at saka ng transportation. Pero itong mga sector na to, tuloy-tuloy ang taas. Hindi, maayos na yan. Yung health? Sa health, maayos na yan. Paano? Kasi unang-una, magkakaroon ng tax sa salt. Pangalawa. Alak na to. Magkakaroon ng... sa bababa ang presyo. Presyo. Magkakaroon health, ng ceiling. Pangalawa, centrally procured. Procured medicine. Yeah. Maayos na yan. Okay, tungkol sa health. At saka, hindi na magkakaroon na masyado maraming mga warehouses. Ayun. Warehouses. Ang oras natin. Tsaka insured naman. Insured naman. Alas 9:01 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin, paring Conrad Banal at RJ Nieto, aka Thinking Pinoy, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Bukas darating. Kasi ho, nag-aaral eh. Meron siyang master. Batang-bata pa to si attorney. Kailangan pa mag-aaral. Master siya ito eh. May masteral siya na hindi naman related sa law. Mm-hmm. Okay? I think it's sa anthropology or something. Ganun. Basta some cultural... Culture siya eh. Para maayos. O ngayon, TP, may balita ako sa iyo. Good news. Inaprubahan na raw ng Senado ang proposal na uutusan nila ang gobyerno na bumili ng bigas sa mga rice farmers. So thank ngayon you, nila pagdesisyonan na mag-utos. Na bumili. Na solusyon pala, hindi yung mga sinasabi ni Secretary Dardate. Dami yung sinabi. Dami niya. Yung pala, isa lang. Bibilin din yung bigas. Kauwi-uwian, ganon. Kasi dati, cash assistance. Okay. Nagsimula ho lahat ito, bigyan ko lang kayo ng background. Dahil sa rice tarification. Yung rice tarification, gustong buwagin yung sistema na panahon ni Marcos, sinet up niya yan. Yung magbabalanse. Yung NFA, ang trabaho niya, mamibili ng bigas sa mga farmers. At mag-stock. Para kalabanin yung mga traders. Oo. Na kino-corner yung market na yan. So therefore, may laban yung farmer.
Kasi pag sinabi ng trader, billing ko yan, 10 piso. Hindi, hindi. NFA 17 no, eh. Doon ako sa NFA. Diba? So may laban. May laban. Pangbalanse ng merkado. At the same time, may wrong stockpile so, para sa... Wala na yan eh, sabi nila. Free market eh. So rice tarification. So pinasahon ng... Sino nagpasahula mo? Sila. Senado rin. Mm-hmm. Okay? At Kongreso at House, yan ang rice tarification. So nawala na ngayon yung pagbili ng gobyerno ng palay sa mga farmers. At saka nag-dive ngayon. At saka yung stockpile. Ah. Yung ating ano eh, yung ating buffer stock eh. Ah, wala 30 days. Ang sinasabi nila ngayon, ang buffer stock natin, nandito na yan eh. Ah, wala private na buffer, buffer na yan. Oh, hawak na ng private. Hawak na ng private sector yan. So ngayon, unanimous ha, 21, nag-approve, bumili na raw, ang government agencies inutusan nila. And wait, dali tapos lang po ah. Tapos ipamimigay doon sa mga... Hindi ko kinakaya eh. Bakit? Bakit? Kasi ano utos nila? Naglabas ng pera, pambili ng bigas. Inutusan, government agency. Alam mo sino yung agency na inutusan? DSWD. Yan. Bakit hindi NFA? Ay, tutulungan daw ng NFA. Ay, wait. Dinuro nga pala nila yung NFA. Wala na yung NFA. Eh, sila may expertise para dyan eh. Ang pahawakin mo, DSWD, bakit meron ba yung mga warehouses na para sa bigas? Yun ang kursunado eh. Hindi, kasi ganito. Ibibigay yung bigas sa, ngayon, ibibigay bibilin sa, ng DSWD, yun ay pamimigay doon sa 4Ps. Na 4 million beneficiaries. Beneficiaries, oo. Na pamilya, 4 million. Doon ibibigay. Imbis na cash. Ako, logistics nightmare to. Paano mong gagawin niya? Eh, dito magdagpa yung ano, cost yung of implementation. Kasi mga friends, mag 4Ps. Bigyan mo na lang ng pera. Bahala na siya. Tapon mo na sa, diba, tapon mo sa ATM. Isang pindot lang yun. Ngayon, kailangan pa ng ano, pahinaantay. Lahat. Delivery and everything. It's a logistics nightmare. Hindi ko nga alam. Basta itong 4Ps na ito at saka itong programa na ito ng DSWD. Nung panahon ni Pinoy, nakita na natin yan. Ang leakage niyan, billion-billion. Kasi nga, hindi na ibibigay. Cash na ito ha. Cash. Hindi bigas ang binibigay dito. Cash ito. Cash. Weaponized yan. Sinabi nila, kasi yung mga kakamping politiko, sila ang nagtuturo kung sino pwede bigyan. Beneficiaries. Okay. Kaya marami nung tumakbong ano post. Mm. Kasi nga, hawak nila yung 4Ps. Therefore, ang daming utang na loob, may utang na loob sa kanila. Sir, di ba ang utos eh, DSWD. Ang mamibili. Tapos ay ibibigay sa mga 4Ps. Ay, newsflash, may nag-text po dahil dyan. Si Mayor daw po, may bago ng bigas. Rice mill. Ayun na, magbaltayo daw. May bago daw silang palabigas. Rice trading. Ay, mausay. At mura lang daw. Ay, nako. Mura lang ang bigas doon, ha? From the people of the Philippines, daw yung title. Ang nagsasalita ho eh si Villar, Senator Villar. Siya ho kasi ang pinuno ng Agriculture and Food Committee dyan sa Senado. Ito yung pinagalitan yung Department of Agriculture. Puro kayo lupa. At puro saka lupa. Okay. Kaya daw ginawa yan para yung mga magsasaka eh magkaroon ng ready market, kung tawagin niya. Sa kanilang mga, sa harvest nila. Kaya daw ginawa yan. Ang ganda yan, no? Masarap na. Ganda. Ang ganda pakinggan, di ba? Alam mo yung ano? Alam mo yung bata na gumawa ng diorama? Tapos parang ganyan yung factory. Ang ganda. Ganda. Pero teacher. Oh, the report. Okay. Tapos in real life, walang kaalam-alam. Pero hindi ganun yun eh. Ganun yung turo sa school. Ganito yan, o. Di ba? Parang yung nag-mascom, tapos inilagay mo sa radyo, nung naupo sa radyo, tatanga-tanga lang. Ganun na ganun. Hindi, expert naman dyan. Direct quote. In this way, sabi ni Villar, the government's rice subsidy program will become part of a viable strategy of ensuring a captive market. Magaling talaga sa capture. Strategy for ensuring a captive... Eto, dumating ngayon, gobbledygook eh.
For the Palay, produced for the Palay, produced by our farmers. Wait you lang, know, sir. Time out. Bakit? Hindi ba lahat naman tayo nagbibigas? Laging kulang ang bigas. Mm. Bakit kailangan ng captive market? Problema tayo ng captive market? Eh, matagal na captive ang market. Lahat naman tayo kumakain. O nga, parang... Anong nangyari doon? Oo nga, bakit nga? Bakit ano? Actually, mali yan eh. Kasi may captive market nga naman ng cartel. Hindi. Maling-mali yan. Itong nagsulat na ito. Maling-mali. Ng statement na yan, maling-mali. Sana sinabi na niya diretso. Oo. The Biller Group is ready, willing, and able to purchase all. The Palay. Kasi sila na eh. Okay. Di ba SM at saka sila pinaka-rice importation? Hindi, rice importation yun eh. Kaya nga. Eh, mas mura yun eh. Hindi nga. Yun sir, hindi mo kailangan ng lupa. Tama. At saka yung lupa na hindi mo nakakailanganin, you can convert. Ayan. Sana sinabi na niya. Alam niyo ho, for this year, meron nakalagay sa budget natin na almost 34 billion for rice subsidy. Yes. Matagal na yan. Bukod pa yan, doon sa mga tariff na nakukuha, na kukolektahan ng gobyerno sa rice importation. Just to give... Ganong kalaking pera, gano'ng kaya kalaki ang mapupunta sa farmers? De, ganito. Out of the 40, sabi mo ng 50 billion, kasama yung 10 billion na galing sa... 50 billion. Sa rice to be very clear tariff eh. To be very clear about it, ha. Yan mga yan, yung subsidy na yan, etc., etc., for the longest of time, yan ang talaga binibigay. Yan ang talagang naka-set up para sa mga farmers. Para sa farmers. Yan yung ginagamit ng NFA. Teacher, 25,000 pesos per farmer. 25,000. Ang assumption doon, 50 billion yung total na ayuda, 2.5 million farmers. 25,000 per farmer. Ang dapat, subsidy. Ang subsidy. Ang subsidy, napakaliit nun. Ay, 2.5. 20,000 pala per farmer. Napakaliit nun. Joke lang din. Kasi mas malaki dito, ang mawawala nito, sa logistics. Ang dami mong pasasahurin. Magre-renta ka ng truck. Okay, sir. 15,000 per farmer. Tapos may logistics. Ang dami. Di ba? Hindi. Para ikaw naman, pare. Paano yun? Ito, centralized ang ano nito. DSWD. DSWD. Yung warehousing niyan at saka yung health, magkakasama na yan. Pati health. Yung medicine. Gamot. Gamot. Magsasamahin na doon sa para yung warehousing niyan, maayos na yan. Tapos yung logistics requirement niyan, isa rin yan. Yung mag-deliver ng gamot at saka ang ano nga natin dito, madadalan daw ng 20 kilos per month. Ayan. Ang mga beneficiaries ng 4-piece. Time out, sir. Mali pa pala yung 20,000 per month. Magakit. Kasi ang sabi, yung mga farmers isasama sa 4-piece. Mm. Pero, meron ng mga existing na beneficiary ng 4-piece. So, yung 40 billion or so na yun, hahati pa doon yung mga hindi farmers. Oh. Diba? So yung matatanggap ng mga farmers, a lot less. 4 million families yun. Hindi. 4 million. Oh. So kung may 2.5, assuming na may... Magkano lang yun? May intersection na 1 million. 600 a month nga lang daw. Worth of bigas. Per family? Per family. Oh, di, kung so 20 kilos na subsidy. Yun ang pamimigay ng DSWD. Yung bigas na yun, yun yung bibili nila bibiling from the farmers. At 12 pesos per... Hindi nga natin alam anong presyo. At 12 pesos per kilo. Ay, 19 diba? Siguro. Hindi naman siguro. Baka naman. Hindi, bibili nga eh. Na, ngayon, ang tanong dyan, ano yung support price mo na ibibigay mo para piliin sa mga farmers? Uh-huh. Ano yung support price na yun? Wala nakalagay doon sa resolution. That, siguro... Well, sabi nyo sa senator. Somebody else will determine that. I don't know. Sino? Sabi nyo sa senator, okay na doon yung 17 per kilo eh. Diba? Sabi nyo, amain. Ito, walang biro. Tama. Sabi naman yung amain ko na magsasaka. Itangin na niya ka po. Ganun na sabi niya. Ito to naman eh. Papakamatay ka doon. 17, noon pa yun. Binago na nga yan eh. Inikrisan na yan to 20 ng NFA. Bago nila binuwag yung sistema na yan. Okay. Tinaasan na nga yan. Ito pa pare, kasi sabi ng senador, sa Senado, sa resolution, kailangan daw yung mga government units, sila, halimbawa, kailangan nila ng bigas para sa mga kulungan, sa mga jail. Yes, doon nabilin. Yes, yes. Doon nabilin. Yung mga hospital. doon yun nabilin. Naku, paano na naman yan logistics na? Wait! Ako, mayor! Sir. Ako mamimili ngayon para diretso bibigay ko ng bigas sa mga hospital ko,
sa mga empleyado ko sa ano. Hindi sa wala. Meron bang sir, actually, NGO? Meron bang mga problema diyan? Ano? Masyado. Masyado mong pinapahirapan. Masyado mong pinapahirapan sa sarili mo. May solusyon diyan sa logistics na 'yan. Ano? Alam na alam 'yan ng NFA. Ah. Eh binuwag na nga. Ay, binuwag ba? Wala na, wala ay, binuwag na. Binuwag pala. Sino ba 'yung nagbawag? Yan sila rin. Ay, tarification. Ay, ba't binuwag? Rice tarification. Yeah. Meron ka na nga agency sinihira. Na kayang gawin lahat dyan. Sinihira mo. Ngayon, kailangan mo magtayo ng iba. Hindi. Milty rin, sir. Milty. Alam mo yung kasabi ang milty? Yung boba milty. Na sobrahan sa milty. Hindi. Pampabobo ba yun? Sa, hindi, boba kasi yung tawag doon sa sagu na maliit. Mm. Boba? Boba. Milk tea ngayon. So, boba milk tea. So, nasobra sa milk express yung mga ngayon. Hindi yung uso doon ngayon. Hindi nyo naintindihan ito eh. Ito, nag-recreate ka ng network. So, yung LGUs? LGUs para maayos. DSWD. DSWD. Diba? Para tapos pero bawal talaga. Doon mauubos yung pera. Ngayon. Sa inefficiency. Hindi, ito sitwasyon niya ngayon. Hindi naman rice trader yung mga yan. Ito. Wait lang, sir, sorry. Tandaan mo lang, ha? Okay. Yung mga pinagraduate mo na social work, pinagbebenta mo ng bigas ngayon. Ay, hindi po pwede. Ang mga, yung mga professional bibili natin na procurement sa NFA, pinalitan mo ng mga social worker. Yun na handle ng bigas. Hindi, ito, mali kayo dyan. Right. Mali kayo dyan. Mali. Oo. De, kaya nga diretso sila, dahil wala nang gagawin ng Department of Agriculture. Itong Department of Agriculture, tanggalin na lang. Important. Useless. Useless. Ite-take over na yan eh. Walang utos. Walang utos sa DA. NG yun ha. Walang utos sa sinabi sa DA. Walang DA. Walang trabaho. Hindi involved ng DA. Hindi involved ng DA dito. Hoy. Walang involvement. Hoy, Senate. Animal cruelty. Meron ka ba nakita dyan wala, participation ng DA? Hindi. In coordination with the NFA. Ang DSWD ang lead. Oh. Pero may utos sa... LGU pati. LGU meron. In coordination with NFA. So magko-coordinate lang sila. Oy, NFA, bibili kami ha. Oh. Okay. Oh, bibili na sila. Ganun. Alam mo yung ginawa ng Senado? Itutuhanan lang, sir. Ginawa ng Senado, yung parang namamahal lang ka sa professional pay ng doktor. Oh. Mamahal-mahal mo ng maningil. Oh. Ako na nga lang yung mag-o-opera sa sarili ko appendicitis. Di ba ganun? Bahala na siya. Pero hindi. Makikipag-coordinate ka sa akin. So habang hinihiwa ako yung sarili kong appendix, di bigyan mo naman ako ng advice. Oy, okay. Sumabra sa kaliwa, ikana mo ng konti. Tsaka gumamit ka ng alcohol, etc. ako na rin magtatahe. Ganyan yan. Walang participation ng Department of Agriculture dyan. Yung sinasabi mo, paring Conrad. Wala pa akong naririnig eh. Uh-huh. Na Department wala. Of Agriculture. Wala. Anong inutos sa Department of Agriculture? Eh, mag-coordinate sa NFA. Ang agriculture, hindi. Parang ano na rin, nahagingan yung Department of Agriculture. Kumbaga. Ikaw, Secretary Dar, sa dami ng mga sinasuggest mo. Need the police, hindi. Haging lang eh, haging. Sa dami ng sinasuggest mo na cast na pagigay sa farm, hindi kasama yan. Hindi ka kasama ito yan. Lang. Ito na. Ito lang. Para sa ka pa naging Department of Agriculture? Hindi. Wala silang papel dito wala. Eh. Wala nangyari. Sorry, nag-cramps yung chan ng ko. Nag-cramps. Eh kasi, kaya naman kasi ng DSWD. Sa bagay. Kasi sila na yung namimigay ng pera sa 4Ps. Hmm. Gaano ba yung mamigay sila ng bigas? Bigas. Tsaka mag-procure mo kasi na. Kasi yung pera, pwede mo itago sa wallet yan. Eh. Oo. Eh yung bigas, ang hirap itago sa wallet ng 20 kilos. Huwag kayong magalala, sir. Kailangan buhatin yan eh. Ano, yung mga pamilya ang pupunta sa DSWD para kunin yung bigas? Hindi, isipin mo saan na lang. Saan itatago ng DSWD yung bigas? Sa bundok. Hindi. Alam mo yan? Sa bundok? Sa bundok. Mali kayo. Saan? Meron NFA eh. Kaya nga may coordination. May warehouses ang NFA eh. Ah, doon itatago. Sir, sa bundok, para humaba ang protracted struggle. Pero ngayon, nasa warehouse sa NFA. Yes. So, i-withdraw ngayon ng DSWD doon. Saan sa warehouse ng NFA? Kasi, tapos pa, i-deliver nila sa mga tao o pupunta yung mga tao sa NFA?
Hindi, ganito yan. Okay. Itong workout yan. Ha? Mm. Hindi lahat ng lugar may NFA warehouse, ha? Sinasabi ko sa iyo. Not all. Oo. Malalayo yun. Malalayo yun, ha? Ito yan. Kaya nga may coordination. Kailangan coordination. Dalawang beses, eh. Oh. Una, coordination ng DSWD at saka NFA. Okay. Coordination ng DSWD, NFA, at saka local government. Ayun. Yan. Oh. Yung mga malalayo na walang NFA, yung local government ngayon, ang kukuha doon. Hindi, sabi na Senado, yung local government, bumili na rin kayo ng bigas ang sa gulo. Mga farmers. Oh. Hindi ba redundant yun? Dalawa nga. Bibili yung DSWD, bibili rin yung local government. Ah, that is... Sa kukuha ng pera yung local government, eh problema nyo na yan. Hindi, ibibigay sa kanila. Yung subsidy? Subsidy. Naku, delikado. Oh. Delikado. Eh, yun na nga yung bigas. Yun na nga yung sinasabi kong bigasan ni Mayor. Diba? Bigasan ni Mayor yan. Litong-lito ako dito nung pinipilit ko intindihin yung balita. Oo. Oh, oh. At sinasabi ko, paano kaya nilang naisip na may capability ang DSWD na gawin ito? Oh, bibili ka sa farmers at pamimigay mo sa mga 4Ps. Yung 4Ps sinasabi nga ni TP, ano lang yun eh. ATM eh. Pwede ka na eh. Oo, ngayon kailangan mo pang kargador. Oo. Hindi. Yan? Kayo naman, this is an employment creation initiative. Job creation. Job creation initiative ito. Ito. Ba, meron na ba line item? Meron na ba puro contractual? Meron ganda. Yan. Ano ba yan? Parang, Ito, tungkol sa tubig. Yung daw Catholic school na kung saan ka-aral yung kanyang anak, eh, naglabas ng online mass signature campaign. To protesta daw laban sa Kaliwa Dam. Mm-hmm. Ang sabi daw, instruction daw ng Catholic school, eh, kailangan makalikom ng signatures. Wait lang, may kukonnect the dots lang ako, sir. Sabi ng Catholic school, mag-online campaign against Kaliwa. Kaliwa ano yung gusto nila? Ano yung gusto ng Maynila sa Manila Water? Bawa. Hindi. Ayaw din nila yun. Wala? Hindi, Kaliwa. Gusto nila. Gusto nila. O sino umuupo sa Kaliwa? Catholic school. Ah, bakit? Kasi daw, basta, protestant. Ah, yung mga baka yung indigenous people. Oh, so gusto nila yung walang indigenous people. Ano na lang? Saan wala? Sa gitna ng Pacific Ocean. Sobrang daming tao sa Pilipinas, malamang may tatamaan ka. Eh, sa Kaliwa, di ba okay na doon sila? Yung mga IP doon, bumigay na ng, nagbigay na ng free approval. Mas marunong pa sila doon sa may-ari ng lupa. Che, mga bata kayo, problemahin nyo na limat nyo. Yung problema, ako na-appreciate ko ng mga bata na may social consciousness. Oh, okay lang yun. Pero wag naman ka-OA yan pa na, Diyos ko naman, mag-aral nga muna kayo. Totoo lang sir, maghugas lang na sarili, maglaba lang na sarili yung panty, hindi kayo marunong, eh, pati ba naman kaliwadang, problema rin nyo. Meron po bang gagawing kalsada para lumuwang yung kalsada sa Angeles, Pampanga? Mm-hmm. Pag gumanda lalo yung Clark, basta lalo magkaka-traffic sa Angeles, tumabalakat. Ngayon pa lang po, sobra na yung traffic. Parang dito lang po sa Show Boulevard. Salamat. Meron yung plano. Pero kasi ngayon, ang lahat ng resources nakatuon doon sa development sa loob mismo ng Clark. Yung access papasok sa Clark at palabas, eh mainly yan sa Esitex. Okay? Yung Angeles tsaka Mabalacat Road na yan, eh national government to ang magagawa niyan, hindi yung hindi yung Clark Authority. Pero may plano. Sir, ito lang po pala. Gusto ko lang, di po ba na ano, may gusto ko lang po mag-extend ng aking condolences. Nag-extend po ng condolences ang Karambola at ang DWIZ kay Delma Benaldo, yung isa nating follower. Okay. Kasi po namatay po yung joke niya. Ang sabi niya, sino daw ba umuupo sa Kaliwa? Sino? Yung kanan daw. Nasaan ka man. Sana'y nasa masaya ka naman. Masaya ka naman. Ito. Huwag niyo na kulitin yan. A moment of silence muna. One minute silence. A moment of silence. Ninakaw mo na ang trono ni, ano, ni, Angelic, ni Angela Kahanding. Diyos ko lang yaka. 867-4643.
Sabi po ng kampo ni Lenny, ang offer ni Duterte ay walang laman. As for me, okay lang po yun. Wala din naman laman. Terno! Talaga naman yung mga nagtetext na yan. Kayong mga nagtetext, huwag naman ganyan. Pwede daw ba susunod na eleksyon, wala nang vice president na ialal. Kung sino ang manalong president, running mate niyang BP na rin yung automatic niyang BP. Hindi, meron ganyan suggestion para sa states na team. Team ang mag, ano, ang mananalo yung team. Yun nga, ang problema po, hindi yun ang nasa constitution. Hindi yun ang nasa constitution. So, kailangan ng constitutional revision. Oh. Ano ba tawag doon? Change. Amendment. Constitutional change. Okay. Mm-hmm. Sa dami-dami daw ng clearing operations dyan sa QC, may mga demolition kasi yung mga nakakaharang sa traffic. Mm. Bakit hindi naman magi-bagi ba yung gate sa Times Street? Ikaw? Sa dami-dami. Bakit naman gigibain yun? Hindi naman nakakaharang yun. Oo nga. Tsaka hindi naman na daanan yun. Di ba? Daanan ba yung Times Street? I've never. Hindi pa ako nakakapunta dyan lately. Oo, oh, wala. Dati ginagawa namin shortcut yung papunta doon sa opisina namin sa Business Day. Dyan sa West Avenue. Pero ngayon hindi na ako nakakadaan dyan. Ito, 290-3202. Watching live sa YouTube. Ano po ba ang radio station ng DWIZ dito sa Tagum City? Tagum, Davao. Si Jeneline, FM yata doon. Hindi ko sigurado yun. Mamaya, advisean namin kayo. Okay. Ito, good morning mga karambolista, sabi ni 3285. Kung wala pang alam si Lenny sa posisyon na, na drug czar, eh bakit siya nagko-comment na failed ang drug war ni Duterte? Ibig sabihin, hindi niya rin alam yung pinagko-comment niya. Oo, tama. Mga friends, marami po siya hindi alam. Kung ito po isa sa mga yon, hindi po ako nasasurprise. Huwag kayo mabahala. Alam mo kasi, yung kanyang mga stats, minsan, creation ng kanyang supposedly think tank. O, tank na lang. Alisin yung na natin PR. Yung think. Alisin na natin yung think. Yung kanyang tank na lang. Tank na lang. Pero yan, nakakaloka, sir. Ano ho yun? Hindi nga, ano eh. Walang consistency. Ibig sabihin talaga, walang paninindigan. Sir, ang pangalan ni Lenny, noong tumakbo siya sa bilang VP, ay Lenny, Daang Matuwid. Robredo. Silang dalawa ni Mar. Oh, kahit yung sa demanda ni Bongbong na protest, Lenny versus Lenny Daang Matuwid. Mm. Ang umimbento, di umano, ng Daang Matuwid, eh itong si Yoli Ong. Sa Yoli Ong, naglabas na naman ng pangalawang statement. Meron? Oo, parang sabi ba naman, nag-sorry na ako, lahat galit pa kayo. Oo nga naman. Kaya ko na naman ito ginagawa dahil sa culture of hatred and violence na pinopoment ni Duterte. So parang wait lang. Culture of impunity. Okay, wait violence. Lang. Violence. Wait lang. Ininsulto mo yung mga biktima ng bagyo na wala namang ginagawa sa'yo. Ng lindol. Kundi they deserve it now. Lindol, they deserve because it. Of divine. Gusto lang, hindi lang. Ang sinabi, gusto kayong lamunin ng lupa. Yung mas masakit pa yung sinabi. Tapos, basically... Sabi, kasi yan ang gusto ng Diyos sa inyo. Correct. Napakasamahan nyo, parang gano'n. Ilan na nakatira sa Mindanao? Sabihin na natin 20 million. Okay. So, ininsulto mo yung 20 million people. Kung may 20 million na magre-reply sa'yo at mumurahin ka ng 20 million na yon, hintayin mo silang matapos. Right of reply nila yon. Kasi po, ang sakit ni Yoli. Parang nangaliwa sa... Parang lalaking nangaliwa. Nag-sorry kay misis. Tapos masama pa rin loob ni misis. Tapos sabihin niya, nag-sorry naman. Nangaliwa ako. Totoo. Pero nag-sorry naman ako. Ba't galit ka pa? Yeah. Bakit ka galit? Eh nag-sorry na nga. Nasarapan ako pero nag-sorry na. Diba? Tarantaduhan niya kayo. Tapos nga ako, ito pa masaklap. Yung sabi ako na-mention to, kasi nandoon yung well-oiled machinery. Nakalagay ulit? Sabi ko, number one. Okay. Ang sabi mo, hindi ka na parte ng OVP. Ibig sabihin niya na dapat ni advisory role, wala kang silbi doon. So, ganito, dalawa posibilidad. Nagsisinungaling ka o hindi. Kung nagsisinungaling ka, so ikot yung imbento ng ganong mga linya. Kamukha ng Daang Matuwid. Ngayon, kung hindi ka na kasama dyan, the other way, sabi ko, PR operator ka, pinagmamalaki mo pa nga eh. Pag ginagamit mo yung campaign ng ibang PR operator, wala ka ba sariling PR operator, wala ka ba sariling diskarte na nagpe-plagiarize ka ng trabaho ng ibang PR company? Parang girl, konting respeto naman sarili. Sabi ko nga, si Yoli Ong,
alam niyang mag-PR sa maraming bagay. Maliban sa PR para sa sarili niya. Ang sagwa, parang girl. Naglabas na naman siya ulit. Naglabas na naman kahapon. Kasi daw nagpa-sorry na. Yung sinasabi ni Tipi, nagsorry na nga. Bakit niya pa ako binabanatan? Feeling ko, sir. Kasi daw may well-oiled machinery. Two things. Uh-huh. Feeling ko, kasi ganito yan eh. Pag ako yung Antay Duterte, nang insulto ako ng DDS, tapos pumayagpag yung insulto ko, hindi ko na-delete yan. Eh, dinelete niya eh. Bakit? Uh-huh. Teori ako. Una, yung mga taga-campaigns ng Grey Philippines, na yung mga existing talaga na yung core na may, yung mga non-emeritus na role, yung mga ganaan, kinausap siya. Baka may nagpo-pull out na. Eh kasi bad rap yan eh. Lalo na sa Mindanao. Siguro ko yung binabenta mong produkto, yung sabon eh, hindi binabenta sa Mindanao, baka sakali. Ano? Pangalawa, yung si Yoli Ong, apparently, nag-political PR na. Di ba nga, pinagmamalaki na nag-handle siya nung ano nung campaign ni Lenny at ni Mar. Nagpo-political PR. Any politician with even half a brain, hindi ko kunin si Yoli Ong. Pag kumalat si Yoli Ong ang PR, matalo ka na sa Mindanao. You don't want that. So siguro, gagawin na lang ni Yoli Ong, baka mag-PR na lang siya for ano, mga sa 2022 para sa takbo ng barangay Kagawad. Yung mga gano'n na lang. May suggestion ako sa kanya. Ma'am, kausapin ninyo si Senator Villar. Kailangan niya doon sa yung tungkol dito sa sinasabi na pagbibili sa mga farmers. Yan dapat. Pwede siya doon. Pwede siya doon. Kasi lilituhin mo sarili mo. Dapat din hindi maintindihan yung message mo. Message mo. Kung ano man sinasabi mo. Ito, Jeneline, ito yung 98.7 Home Radio Davao, DXQM. Yan ang pwede sa 98.7 Home Radio Davao, DXQM. FM yan, FM. 98.7 FM. DXQM sa Davao. Home Jeneline. Radio. Yan ang maririnig mo dyan, ang karambola. Kung kasi minsan, pag internet kasi, hindi gumagana. Okay? Pag mabagal. Yun ang ginagawa. Pwede ba babatiin ko lang? Go. Si Jing Malik din ng happy birthday. Nandiyan siya sa Arizona. Okay, Jing. Okay, si birthday. Jing, kasama niya si Coach. Coach! Oy! Si Coach. Dalawa yung coach doon eh. Si Koy at saka yung anak niya si Jonathan. Okay. Nakikinig daw sila kasama tong si Jing. Jing Malik din. Happy birthday. Happy birthday Jing. Happy birthday, Jing. Coach. Coach, ha? Tuloy-tuloy lang, Coach, ha? Yung aking Nike, huwag mo nang padadala. Kukunin ko na lang dyan. Ang oras natin, alas 9:34 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Karambola, karambola, umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Okay. Kapon yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin parang Conrad Banal, RJ Nieto, a.k.a. Thinking Pinoy, at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Bukas po ang dating niya. Ito, talking of coordination. Kasi di ba sabi ng Senado, yung DSWD, mag-coordinate kayo with the NFA sa tukol sa bigas. Ito, meron pang coordination. Yung LTO tsaka yung MMDA. Meron pala mga nagda-drive ng bus. All over the country, o mainly siguro sa EDSA to. Multiple violations. Pero nagda-drive pa rin. Ang nagtitiket ho dyan, MMDA. Ang kailangan magsuspende ng kanila lisensya, LTO. Kumusta kaya yung coordination na yun? Ayusin po natin yan. Daan-daan driver daw ganyan. Meron isang example dito. Sabi ng MMDA na itong driver ng bus na to na natikita na ng more than 500 times. Alin? Yung driver. Bakit? Since 2006, ibig sabihin. More than 100? 500, more than 500 times 500 na times over 13 years? Yung driver. At nagda-drive pa rin.
Hanggang ngayon. So, napakaganda ng record natin sa enforcement. Sa ilagay mo na sa 35 times per year yun. Okay. E di per month, 3 times a month, more or less. Nadali siya. Tatlo beses. Di per month yan, walang palya for 30 years. For 30 years. Mabuti, mabuti bigyan natin yan kay General Galvante. Siguradong action na niya niyan kagad. Oo. Baka yung bata niya, nakakaligtan niya. Lenny, huwag niya na kasing mag-drive. Alam mo, John, at tingin ko rito, hindi yung hindi ginagawa ng LTO ang trabaho niya eh. Hindi. Yung coordination. Yun ang problema niya. Kasi yung ticket, inisyo ng MMDA. Oo. So, nandun lang yung record sa MMDA. Sa MMDA. Hindi na ibigay sa LTO. Dapat yun, di ba? Hindi kapapurnish kumbaga. Meron po akong very useful. In this day of digital, ano? Kaya. Meron po akong very useful advice. Naisip ko lang ito, unrelated. Di ba 500 times ka mo? Yung isang driver. Tapos nakapag-drive pa din. Guys, according po sa opinion ni Secretary De Lima, not too long ago, wala pong immunity ang Vice President. Okay. So, ano yun? Sa Pasko po, Vice President Lenny, niregaluhan na lang kita ng driver. Hindi, joke lang, hindi si Lenny yun. Oy. Joke lang yun. Bobo kasi. Ikaw, TP, ha? Sorry. Okay, tigil na natin, Corny. Yung daw driver na yun, ha? Obstruction, 240 times. Na-issue ng ticket. Obstruction? Disregarding traffic signs, 94 times. Illegal unloading and loading, ito ang main problem sa EDSA. Yung illegal loading and unloading. 41 times. Ito lang yung times na nahuli siya. I'm sure kung ganyan niyang kalupit yung driver na yan, hindi lang, ano na yan, habit na yan. Mag-violate ng traffic. At isang driver pa lang yan. Paano pa yung ibang driver? Siguradong meron din ganyan. 42 times violating the yellow lane. Yan ho ang report. Tama, okay? Pero tama ka pa rin, Conrad eh. Ito, ang MMDA, baka nagkulang sa coordination. Totoo kaya yan. Nga, baka alam mo, dapat yan, ano na ho yan? Digital? Diretso na yan. Computer lang. Diretso yung record doon. Diretso ka agad. Alam nga, hindi magre-renew ng lisensya yan. Try ko contact yung DOTR mamaya about that. Parang unnecessarily problematic. Hello. Kasi yung ating traffic problem, matagal na namin sinasabi rito, hindi lamang isang solusyon yan. Ang traffic management, yung the 4 E's. Enforcement, education, engineering, economics. Enema. Panlima. Sa traffic, talaga kailangan mo na enema. Yung enforcement, nandiyan yan. Yan yung ganyan. At siguradong gagawin ng LTO yan. General Galvante pa, ang galing nun. Meron daw mahigit sa 1,700 ng bus drivers. Ha? Ang MMDA. General Galvante, LTO. LTO. Yun pala yun. LTO kasi ang nag-i-issue ng drivers. Okay, gets. Okay. Ang MMDA, yun naman yung binubugbog. Yung MMDA, yung mga sila yung nasa frontline. Awa ko sa mga MMDA. Sila nagbibigay ng ticket. Sila nagtitiket. Awa sila kahit batuta eh, no? Oo, ngayon, nag-ticket ng ticket ang MMDA. Hindi alam nung kabila. Na ganun na nangyayari. Ang ayon sa MMDA, 1,700 daw na bus driver ang meron ganyan. Multiple violations. Bakit nakakapag-drive pa 'yon, 'di ba? Sa kanila wala nang silbi ang batas. Ibigay niyo yung ibigay diba? Nyo kung na, kung ito culture of impunity. Iyan ang abang nako. Pag yung ibigay niyo yung listahan na yan ho, ganito. 1,430 something lang. Hindi lang tatanggalan ng license yan. Yan, dapat dadalhin yan sa re-education. Yan, re-education yan. Bago sila bigyan ulit ng lisensya. Kung maaari, nako. So, ngayon ang pinag-iisipan nila. Yung number of drivers. Hindi kakasya sa Camp Crame ito. Hindi. Kawawa naman. Maghanap na lang kayo, maghanap buhay. Oo, hindi ganyan. Hindi kayo pwedeng driver. Hindi kayo pwedeng driver. Hindi ba? Hindi kasi naman, hindi ko rin masisi yung mga driver, parang Jonathan. Dahil doon sa sistema, ayaw na boundary system. Boundary system. Okay?
sa kagustuhan kumita. Ganun ng ganun yan. Anong gagawin niyan? Will violate all the traffic rules to para kumita. Okay? Yun ang problema natin sa sistema dyan sa EDSA. The economics. Ng bus. The economics, yun yung economics. Economics, no? Of it. Oh. Okay. Mm. So ngayon, na solusyon ng LTO, i-enforce yung batas. Mm. Na at ng MMDA, magkakaroon ata sila ng link. Dapat. Matagal na dapat 'yun. Magkano yung taon-taon na sinasabi mo, Jonathan, na computerization na binibigay? Lahat ng government agencies, billion-billion po 'yan. Taon-taon. Taon-taon. Ang computerization. Meron silang budget. Meron budget. Ba't hindi kaya nasilip-silip man lang 'to? Makakaawa din yung MMDA. Pero tingnan natin. Bigyan nyo ho yung listahan na yan para ma-educate yung mga yan. 425-2703. Good AM mga karambulista. This only shows na mas mahalaga kay Aling Lenny ang politika kaysa sa malasakit niya sa bayan. Paano na kaya kung presidensya na ang iyalok sa kanya ni Presidente? Ay, iba ho yun. Iba ho yun. May, sir. Bakit na naman? May isang extremely high ranking government official nag-text sa akin. Ano sabi? May mga staff ako, grabe. Sabi natin anim. Single digit lang naman yung inapektuhan, pero anim na lang. Kasi baka may anim na staff ako sa Mindanao, bumagsak ang bahay. Eh kung bigyan ko kaya si Yoli ng apat na mag-asawang sampal. Apat lang? Ay, anim mo na, anim na. Anim na mag-asawang sampal. Anim na, oo. Ako, Yoli, ang good luck na lang talaga sa'yo, girl. Kumusta na lang ang hanap buhay mo ngayon? Hindi, kasi daw, they deserve it. Kasi divine, ano yan eh. Tapos, ito pa yung weird. Naglabas yung Inquirer. Nang ano, na, yung parang VP Robredo denies, ganyan-ganyan. Yung parang oh, si Yoli Ong. Yun yung sinasabi mo sa akin, Boss Conrad. No. Na yung inuuna yung rebuttal bago i-break yung balita. Ayan, yan nga. Di ba ano? Wala naman nagbalita na ng baboy si Yoli Ong. Rebuttal agad. Hala. Bilis ano? Ang bilis. Hindi, at hindi pa rebuttal ni Yoli Ong. Kundi rebuttal ng VP kay Yoli Ong. Inunahan ang tatlong step yung balita. Pero hindi ba obvious masyado? At nung binalita pa, ang iniinsulto daw ni Yoli Ong ang mga Duterte diehard supporters. Wait, guys. Ang original, hindi lahat ng taga Mindanao. Sir, ang original na nasa tweet. Na nasa tweet, hindi Duterte diehard supporters. Davao disaster survivors. Anong ang DDS? Sinabi, DDS colon Davao disaster survivors. Okay. So, alam mo 'yon, pag ikaw nagbasa noon at hindi mo kilala si Yoli Ong, at nalaman mo na PR pala siya. Loko to. Kaya napakatanga mo yun. Kung PR ka, dapat, ano, yung language mo, precise. So, yung ambiguity na yun, it was not, ano, a miscalculation on your part. If you really are a PR professional, it was intentional. Sa pinagtatanggol ni Lenny, si hindi, disowned. Ah, disowned? Hindi yung ganun yung term, pero sinabi niya na distasteful yung ginawa ni Yoli Ong. Na sinabihan nga nila daw si Yoli Ong na parang... So, binanatan ni... And the reprimand is just distasteful. Ibig sabihin ba niyan na there's this discord inside the camp of Lenny? Hindi naman. Hindi naman? Hindi ba? Hindi, there is discord. Kasi hindi naman si Lenny gumawa nung banat na yung kay Yoli. Mga tao niya rin yun. Balmas, bari. Pare. Georgina, bumalik ka na nga. Kasi kahit tong araw. Di ba? In fairness naman, no? Kahit na medyo high blood ako kay Georgina Hernandez. Okay. Yung mga sagot-sagot ni Lenny nung first year, medyo umuubra. Medyo ayos. May ice-ice naman eh, no? Talaga nung si Barry na talaga nag-take over eh. Parang. There is this. Parang lumaganap ang milk tea sa Newman. Oy. Excuse me. Ano yan? Professor of Law yan. No? Oy. Oy. Barry Gutierrez. Kasi... Si Lenny nga, Vice President dito. Diyos ko naman. Ako, Diyos ko. Pero ano yan? Ano yan? Hindi naman discord within the camp, parang Conrad. Discord among the... PR. Media people. Ayun. Yung statement. Yung kanya-kanya kasi turf. Yung mga gumagawa ng statements.
Sana humingi na lang sila ng ano doon, ng talent doon sa gumagawa para sa DOH, sa Department of Agriculture, o di ba yung at least yun, no? At least consistent. Na, sir, at least yun nakakatawa. Milty man yung sagot, nakakatawa naman. Ito sir, nakadisminorea lang talaga. Nakaka-appendicitis sir eh. Yun ang nakakabusit dito eh. Kasi guys, pag namatay na yung tao na kalaban nyo sa politika, tantanan nyo na. Noon niya matay si Seldran. Ano pa yun ha? Jackpot pa yun. A few days yun. After wish na mamatay si Pangulo. Nakita niyo ba binanatan pa namin? Sabi namin pa ba namin siya? Hindi na. Hands off na. Ito si Yoli. Oh, parang DPR ang lente ko. Hindi kasi sir yung mga ano, marami yung kakilala sa Davao na apektado. Di ba nga? Siyempre magkagalit lahat yun. Bulakenyo man po ako kasi mga friends. Honorary Dabawenya ako. Dabawenya. Alright, sabi ni ano. Etong ano, iba-iba pangalan nitong nagte-text na to. Hindi ko na lang babasahin ho yung ano nyo kasi. Well, sige sir, go. Huwag na lang. Nagbabago-bago pangalan eh. Ito. Hampas, sabi ni Hampas Lupa. Gawin sa YouTube, sa Facebook to. Gawin na lang nila tulad dito sa Australia, ang sistema magiging maayos lahat ng gobyerno ng Pilipinas. Dito ang ID, lahat ng tao kailangan mo kunin sa RTA. Tulad diyan, aso ang ID lahat ng tao. So parang ano, National ID. Meron na, intayin nila implementation. Ini-implement. Intayin lang po ng mga ano pa. Ang problema lang diyan, yung atang nakakontrata niyan. Medyo yun din yung nakakontrata sa COMELEC. Na problemado yan. Yun ang problema natin. Yes. Ano? Sila rin ang may kontrata. Tayo po tayo na 15 years bago mag... problema na nga sa COMELEC, hindi magproblema rin. Ito yung problema ko dito, Jonathan. Halimbawa, passport, binigay natin sa private sector yan. Ibig mo sabihin, yung computerization, gaano kahirap ba yan i-computerize ang passport, ang database and everything? Hindi ka ba pwede mag-hire na lang ng job out mo yan? The entire process kinontrata sa private sector. At saka nagpapasasa ngayon yung private sector na yon. Yung land title. Ganon din. Okay. Yung lisensya, pareho ah. Yung plate at saka yung driver's plastic license. Private sector yan. At ang laki-laki na kinikita niyang mga yan. Hindi kaya ng LTO at this day and age hindi pa nila kaya yon na sila gumawa noon. Tanungin ko nga LTO. Hindi, kinukuha nila pero hindi pa. May mga kontrata kasi previous to this eh. Yun na nga. Yun ang naging, yun kasi na, they are worse. Lahat na lang private. Eh, alam naman natin. Oy, wag ka! Speaking of private, si Renny, nagkipa-interview na naman. Sabi, hindi naman gumagana itong drug war. Dami namamatay eh. Tapos, ano, nahihirapan lang mga mahihirap. Ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, tingnan mo dapat kasi dyan, tingnan nyo, marami naman tayong mga taga-civil society. Yun. Na tumutulong para puksain ang problema ng droga. Yeah. Doon sa pagkakakwento niya, parang itigil na yung police operation, magtulong-tulungan na lang tayo, participative governance, deliberative democracy. Very good. Pero kung tangin na ka, so ibig sabihin, pagka merong... Tuwa-tuwa yung mga krimina, tuwa-tuwa yung mga sindikato dyan. Siyempre, kaya kasama sila. So yung mga 65-year-old na lola sa Mother Butler Mission Guild dun sa parokya namin, yun na yung tatao pa sa mga drug buybacks, gano'n? Hindi, wala nang drug buybacks. Wala na yun. Health issue. Nandoon na sila eh. Nasa loob sila eh. Health issue na lang. So ganito. Tulong. Kung mangyari uli yung isa kong ang tito, ninakawan ng tangke ng tubig yung lola ko. Kasi daw for safekeeping. Forgiveness na lang. Forgiveness na lang. Civil society. Counseling. Or wait lang, yung isa ko pang tito, natulong ago, sa sobrang basag, nagpakita ng patotoy sa kanyang pinsang buo. At gusto niyang rapein yung pinsang buo dahil basag na sa sabo. Civil society na lang rin. Ganda. Counseling. Mental health. Counseling lahat yan. Counseling. Ay, yun ang rape ng 1-year-old na baby. Yun, hindi niya alam ang ginagawa. Civil society. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi, kailangan lang talaga doon, sir, mag-confession to father. Kay father? Tsaka 3 Hail Marys, mga gano'n.
Yun daw PSE, PSA sabi ngayon. May threat sa inflation. Mababa kasi kanina ni-report natin. Ano? Gusto ko lang magitin to. Dahil daw dyan sa ASF, merong nakikita sila na threat dahil yung ASF. Dahil yung, siyempre, pag bumaba ang supply ng baboy, ano substitute dyan? Manok, isda, beef, importation. Kulang tayo sa Wagyu. Kulang tayo din dyan. So may nakikita silang threat na tataas ang presyo. Okay? So ngayon pa lang dapat pinag-iisipan na rin yan ng mga ating mga economic managers. Kung sakaling dumating yun, kasi ngayon ang tinutulak ng mga kwantare, farm sector, iba ng importation ng pork. Dahil yan daw ang pinanggagalingan ng ASF. Paano kung kulang? Di magwawala yung presyo, di ba? Kaya may balancing act dito na... Dapat, makisali na rin dyan ang simbahan. Baguhin na nila yung sermon, no man lives on pork alone. Yan! Ganan. So, paano gagawin? Dahil yung ASF, that's a... Parang ano yan beyond our control. Kumbaga parang bumagyo, wala nasira ang mga tanim. Ano gagawin? Wala tayong magagawa. Sir, alam mo, gagawin natin, mag-iimport tayo. Sir, asarap maging Muslim ngayon. Siguro reaction ng mga Muslim sa pork issue, bala kayo dyan. Hindi, pero apektado sila dahil tataas ang presyo ng iba. Ay, yung kinakain nila, kakainin na rin ng mga kumakain nila. May point ka. Magiging ano yun, may effect din sa kanila yun. Magiging problemado rin sila dyan. Pagdating sa... So, isa hutong isang mga bagay na to na babantayan natin, ano, yung presyo ng... kasi ngayon maganda ang presyo ng food eh. Yung nga sinasabi ko sa inyo, bumaba. Magandang air, stable. Slight drop pad because nakatulong, of the rice. Nakatulong sa pagbaba ng... rice and vegetables. Okay. Nakatulong. Hindi, sigurado naman yun. I'm sure akyat ang inflation rate natin itong huling quarter. I'm sure. Naku, kakunti ngayon ang laman ng luga. Puro mahal na bigas eh. Mahal pa yung mga karne. Mamahal pa ang ano? Milk tea na lang. Although, ay, siguro. Hindi, gulay. Lagyan mo naman milk tea, gulay. Din mahal din yung tubig para sa milk tea. Meron niyang foreign currency adjustment. Foreign currency adjustment. Ang milk tea, ha? May hirapan talaga tayo dyan pagdating sa ganyan na Sabi, sa totoo lang, kahit ilang presidente na may kamay na bakal, maging, hindi mauubos yung droga na yan. Dahil totoo naman din, mahirap ubusin yan. Pero ang gusto kasi natin, hindi kasi talamak nung dati. Nang dati. Dati po kasi, literal, sa barangay namin, kasi I'm speaking of personal experience talaga, para bumibili ka lang ng ice tubig. And that is not only literal. That is not limited to your own barangay. Almost all barangays in the country. Oh, yun. Ganun na. Kaya yung fact na ngayon na medyo kailangan pa sumakay ng tricycle bago ka para makabili ng shabu. Malaking bagay na yun. Malaking bagay talaga yun. Oh, nung araw kasi sir, lahat ng kabataan sa aming lalaki, adik. At saka yung para kang bumibili ng candy sa sari-sari. Totoo, Diyos ko. Ganun lang yan. Meron nga, sir, nakasashay nga, tapos nakasabi doon sa bintana ng sari-sari store. Jonathan, meron, naalala ko kasi yung nireport mo na dahil sa isang bus deal, yung terminal sa magkabilang dulo, yes. Sa South End. Yung bagong prangkisa. Tapos magkakaroon ng bagong prangkisa. Naalala ko kasi yan dahil naisip ko uli, meron kasing proposal na isang malaking depo, bus, food, and everything. Mala FTI. Dali sa Pandakan. Dali na sa, doon sa dating oil depot. Yes. Lahat ng bus ngayon, kasi yung Pandakan na yan, bababaan niya nung Skyway. So, lahat ng galing sa South, lahat ng galing sa North, mag-i-Skyway kayo. Doon kayo sa Pandakan, tapos from there, pupunta kayo kung saan yung destination nyo sa Metro Manila. May connectivity. Pupunta kayo. So, maiiwasan ni EDSA ngayon na yung lahat ng bus EDSA eh. So, yung galing sa terminal sa North na sinasabi mo, at saka sa South, sa EDSA ang bagsak niyan.
So, walang epekto yung terminal na yun kasi papalitan mo lang ng provincial bus ng another bus franchise. Mm. Yung bang yung dalawang depo na yun, talagang pag-poser. Walang epekto. Dahil sa deal nung bus. Naisip ko kasi yung terminal na yun, yung Pandacan. It works only on the premise na mayroong mass transportation na elevated railway siguro from depot to depot. Pwede. Pero kung bus lang din ang gagawin mo. Tapos sa EDSA rin ang bagsak na. Okay. Yung Pandacan, naisip ko yun eh. Dumagdag ka lang sana ng gastos. It could be a good, it could be an alternative. Na yung sa Panda kasi ang may project no kaya hindi aandar yan. Hindi San Miguel. Kaya alam mo pa rin Conrad, kaya hindi ko binabanggit yan as a possible solution. Pandakan kasi hindi aandar. Hindi pa aandar. No way. Yung matutuloy na yung bagong bus franchise. Oh, wala. Hindi aandar yan. Sayang nga yan eh kasi pwedeng pagsama-samahan yan lahat ng mga bus companies na may prangkisa. Oo. Kasi their franchise tells them na pwede kang pumunta sa Metro Manila. Sa yan ang terminal doon. Pwede pumunta sila doon. Terminal yan. Ang problema hindi andar. Eh kasi nga, pati nga yung nagdi-deliver ng gulay, hindi na dadaan na EDSA. Di ba dadaan na yun, doon na yung, diretso sila. Doon mo ibabagsak na yun eh, terminal. Lalagyan mo na lang support na infrastructure yung terminal na yun. Napakalaking terminal. Mala divisoria yun. Nalalagyan mo na support structure ng mga magagandang kalsada. Tsaka ano sa... Plus it's near the Pasig River. Pasig River. Tsaka ka ba ako, sir? Baka magbukang... Baka magbukang Pitex. Ano yung Pitex? Ayun sa south. Diba? Alam mo na terminal, walang nangyari. Diba? Diba ginawa, lahat ng mga provincial buses hanggang Pitex lang. Okay. Tapos from Pitex, may mga feeder na linya. Mm-hmm. Depresa, nung nilansong yung Pitex, yung mga kababayan natin, taga Makati, nauuwi ng Cavite, walang masakyan mapuntang Pitex. Kasi nga wala diba? Tapos dumabali pa ipamasahe, imbis sa diretsyo na lang, kasi economies of scale So ngayon, baka ganun din ang mangyari dyan. Hindi, maayos yan kung ano, pero hindi under yan. Dahil mas iba yung... Hindi, iba ang priorities natin. Samantala tayo po yung magpapalam na sapagkat nabot na po tayo ng alas 10 na umaga. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Sa ngalan po ng ating mga kapartner, parin Conrad Banal, RJ Nieto, Tanking Pinoy, at saka si Rixie Cruz Angeles. Ito po yung kaibigan Jonathan de la Cruz nagsasabing hanggang bukas dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Huwag ko kayong alis sapagkat susunod na sa programa natin. Yes, yes, Joe Topacio kasama si Attorney Ferdy Topacio, Doc Che Lejano at si Miss Tala Saldiva. Oh, Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalaga sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIC.